This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is the owner of Cobra Skateboards, vocalist of Bad Wave, a skater, and an artist, famously known as Punky. Let's all welcome Jerwin Santos. Let's go. Yes, sir! Solid, man. Maraming salamat din sa paglagay dito sa... Ngayon, lumapag na din. Matik yan, man. Matik yan. Isagad, siguro simula pa lang ng Dial 7 sa mga gusto na talaga ma... podcast ito si Bes, si Jerwin Santos. Kailan niyo yan, man? Skateboard legend. Kamusta ka? Legend, para sa akin, man, especially para sa akin, para legit na lalo na nung lumalaki ako sa skateboarding nung bagets-bagets pa ako. Yeah. Kayo na nakikita ko eh. Kayo na nakikita ko sa eksena talaga na umuubos ng mga premyo ng... Sakto lang. Sakto lang, boy. Sakto lang. Matik yun. Kamusta ka? Safe lang. Same old shit pa rin, ganun pa rin. Medyo busy lang, ang dami nang inaasikaso ngayon, maraming project. Wow, project. Oh, project, no? Ayun, medyo busy sa mga ganung bagay. Tapos, ikot, ganun lang. Nandito pala tayo ngayon, men, sa ano ah? Kalawakan Space Time. Yun. Nandito tayo sa gallery again sa ano natin ni Imba nung podcast natin. And yep. Ngayon nakalagay yung art ni Best dito, which is sandito. Ito syempre. Yan, available siya. Haba. Available siya, 'di ba? Available yes, siya for sale ngayon dito sa gallery. Maraming salamat sa mga nag-aano sa atin diyan. Thank you. Gabe, Dan, thank you. Matik yan. Yung ganap mo ngayon, men. Nakikita ko ang dami mong projects eh. Nag-usap tayo nakaraan, men. Parang nagugulat ako ang dami mong ginagawa lately. Oh. Ganun talaga eh. Kailangan maging busy kayo para, alam mo yun, para hindi ka ma-stack up. Mm-mm, matik yan, men. Kailangan. Kasi pag, yun yung ano rin ng mga artist eh. Hindi ka makakaano eh. Hindi ka mapapanitili sa bahay. Mismo. Kumbaga kailangan mong lumabas, tapos syempre, do your thing. Ano ba yung mga latest mo? Latest shit mo ngayon? Unahin ko ba sa, ano, sa skate project ba? Lahat. Ito muna. Ito yung mga project na ginawa namin. Meron kami dito sa Kalawakan yung Grip to Rip, yan, na kinurate ni Jukos, aka Sleepwell. Thank you, Bes. Yan, hanggang ano, extended kami hanggang July 14, hanggang next week, Friday. Mm-hmm. Pero, Bes, cut ko lang ha, yung, hindi natin malalabas to ng July 14 mismo eh, bago pa forward. Kumbaga, nandito pa rin ba yan after nun? 14? Oo. Hindi, hanggang 14 lang siya talaga. Tapos makukuha mo na yung... deck mo after? Alam ko, 6 months. Nandito. Yun. Kumbaga, pwede pa rin nilang masipat dito yan matic, sa Kalawakan. Matic. Kumbaga, available pa rin for purchase. Yes. Tama, okay. Yan. Tapos, yan, kasama namin yung iba't ibang homie sa Bulacan, yan, sa Tagaytay, Cavite, at karamihan, almost lahat skater. So, ang galing kasi, di ba? Isipin mo, parang first time magkaroon ng art show, skateboard, kadalasan po ano eh, mga graphics yung mga matik, nilalabas, di ba? So, ba't hindi natin gawin yung grip, di ba? Grip tape. Sobrang underrated ang grip tape, ha? Mismo. Yung harap yun eh. Harap yun, kumbaga iniisip nila, tiyatapakan lang yun eh. Yes. Yung tinitingnan talaga nila is normally yung design sa likod eh, di ba? Ito kasi parang, alam mo yun, parang ang astig na tignan kapag may design. Sa akin na personally, parang... Parang pag-plane lang yung board ko, parang hindi, alam mo yun, parang... Kulang sa dating. Oo, ewan ko, parang ganun, parang nakalakas ng kapangyarihan, nakakiklip ko na mas mataas, hindi, joke lang. plus 10 jump. Plus 10 ka, lalagpas ka sa bubong. Hindi, ewan ko lang, kanya-kanyang ano lang yan, siguro. Skateable ba to o art lang siya?
for this sa gawa ko, pwede siyang pang skate eh. Kasi yun nga lang, meron siyang patch. Tsaka nilagyan ko siya ng para ma-acrylic drawing dyan. Medyo madulas yan eh. So, for art purpose lang yan. Pero okay, the rest, yung iba dyan, mga pang skate talaga siya. Skateable din talaga yung iba. Shoutout sa mga tropa natin na naglagay dito. Mga ano yan, men, sobrang solid talaga itong lugar na to. They give artists ng sarili nila space to actually grow. Mismo. Ganda tsaka, into skateboarding, di ba, na nare-release nila yung mga gawa nilang, mga katulad niya, mga art na ganyan. Kasi bihirain ganyan, lalo pa grip tape. Mm. So, ayun. Jokes, thank you, ah. Maliban dito sa Grip to Rip, ano pa yung mga latest projects mo, men? May binuo kasi akong parang production, DIY production lang, yung slam cam. So makikita nyo yung... Nakita ko to sa YouTube. Kung ano, pop natin dito, Commander Cobra. Ilagay natin dito yung YouTube channel niya. Madami siyang... Nakikita ko yung mga vlog. Vlog ba siya? Makakonsider ba siyang vlog? Hindi eh. Ano siya eh? Para siyang live. Full set live. Uh-huh. Ng mga iba-ibang artist. Oo. Lalo na sa... hardcore scene, yan. Sa punk scene, ganyan. Kung ano lang din yung mapunta akong show, tapos, ano may yun, dala ko yung camera ko. Anong camera gamit mo? Ayun, yan. Yung camera na gamit ko is yung Sony PJ906 ba yun? Technical ba yan? Technical na ano ba yan? Wala-wala kasi yung idea masyado sa camera eh. Hindi ko alam, nabili ko lang siya sa online eh. Okay. Actually, yung camera na yun, yung pangalawang camera ko na ginagamit. Okay. So, yung panguna ko talaga, kwento ko na rin dito na eh, di ba? Yung panguna kong camera na kasi matagal ko nang gusto magkaroon ng ano eh ng pambidyo na alam mo yun para kami mga homie ko kami naman magkaroon kami ng oras kami lang yung mapag-video sa kanya-kanya kasi yung dati kasi sa mga tropa pa may busy di ba nanghiram. Eto sabi ko ba't tayo na lang subukan natin tayo lang di ba anong eto yung slam cam doon na pumasok yun naisip mo siya dahil sa banda mo ba? Or ba't mo siya naisip gawin? Ano eh, tadito paano ba? Kasi yung slam cam, hindi lang din siya sa live full set. Okay. Production siya sa skate. Skate, banda, etc. Kung ano lang yung mapagtripan ko. Basta hawak yung camera na yun. Under slam cam yun. Investment mo rin to eh. Medyo mahal ba ang Sony na yan? Yung pangalawa, medyo pricey. Okay. Pero yung una, sabi natin, ano, mga magkano ba yung... Magkano ba yung una ko sa camera yung Sony ano CX405. Yung maliliit lang yun. Diba? Buti na consume siya ng 30 minutes na video. Hindi rin ba problema yung audio nun? Kasi yung isa medyo ano yung audio. Mm-hmm. Gusto mo pakita ko? Dala ko dito eh. Ah, sige. Sige. Pakita. Hindi, pop natin dito. Pop na lang natin dito yan. Yun. Yung una kasing camera na wait on na lang din. Unang camera ko. Siyempre, sabi mo nga investment, di ba? Ano to? Tayo dito. Yun yung unang kinita ko sa YouTube, boy. So, kumita ka na sa YouTube? Oo. Hindi ko alam na, ano, na tadito na mamonetize ako dun. Mm-hmm. Parang sinabi lang din ng mga homie ko na, ba't di mo i-monetize yan? Kasi, di ba, ang daming 1,000 mahigit na tapos yung 100 watch hour niya, yung ano. Hindi ko lang din napansin. Kasi yung mga nagpo-post ako dati, yung mga... kung alam niyo yung vlog ko na tadito yung Styler Skater. Styler Skater nandiyan yan. Shit. Pati yung Never Been Done NBD. Yun mga latest na yun. Mga latest na ba yung vlog aguhan? Mga latest na yun. Talaga? Oo, mga bago na yun. Yung mga una pa yung mga Styler Skater. Yung mga ugali ng mga skater yung dinagubuhat ng ano, mga sa parody. Sa YouTube mo nilabas to? Hindi, yung una muna Facebook. Tapos sabi ng mga homie ko, hindi mo labas ano, sa YouTube. Kasi, so, you can make money out of it? Kung magkakapera ka dun? Sabi nila. Pero una, hindi ako naniniwala eh. Tapos sabi na lang din yung mga homie ng mga tropa, try mo, ganyan. Onti na lang pala, mamimit ko na yung ano, yung... monetization. Yung kailangan na i-hit. Pero ang... monetization ng YouTube, as far as I know, kailangan mag-hit ka ng $100. Tama? $100? Oo, tama. Bago mo ma-withdraw. Mismo. So, yung $100 na kinita mo sa YouTube mo, umabot na. Ayun na nga. Kaya nakabili ako ng una kong camera. Oo. Dahil dun. Tapos, nagulat. Parang bilis. Parang, mabilis lang ba? Mabilis lang. Hindi naman. Parang kailan lang nagpo-post lang ako ng kung ano-ano. Tapos, yung ipon na yon, hindi naman siya isang taon. Siguro mga dalawang taon din siya.
Pero ito, real talk ah. Mahirap kumita sa YouTube. Matik, man. Kahit itong, ako, everyone wanna see na yung podcast na to. Matagal, medyo matagal din. Matagal din. Pero ang, kasi yung tropa ko, parang isang mentor na rin sa YouTube yun na may mga pinopost siya tungkol sa motor. Customized na motor. Shoutout kay ano kay Lobo Project. Shoutout. Grabe yung mga views nun, tol. Talagang mataas talaga. Oo, best agad. Tsaka talagang ano siya, kumita siya ng ano, ng alam mo yun, sa hilig na ginagawa niya. Tas yun yung maganda parang, talaga. Yun yung maganda. Tas sa kanya ako nagtanong. Isa na rin sa nakatulong sa akin yan. Sabi ko, best, paano ba gagawin natin dito na ano bang ganyan-ganyan? Sa kanya ako nagtatanong. Ang sinabi niya sa akin, kailangan mo lang mag-post. Okay. Consistent. Yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Dapat maging consistent ka sa mga post mo. Kahit ba hindi ganun kadaming views ng mga... Oo, basta ano ka lang, posting ka lang na posting. Kasi once na may nanood dyan, okay, tas pumutok, sunod-sunod na. Papanoorin din nila mismo yung iba sa ibang episode. Okay. Yung sa akin naman, parang kaya ko lang din ginawa yung YouTube ko. Parang for keeps lang din ng mga good times. Hindi lang din pala mo yun, parang gumawa ka, YouTube ako, parang kasi kumita ng pera. Ako. Hindi. Hindi ganun, boy. Ano lang, kumbaga, doon ko lang ini-imbak yung ano, yung mga... Memories mo. Oo, kasi mismo. Tsaka, alam mo yun, ang sarap nung may papanoorin ng pagtanda mo, di ba? Ganda lang, relax ka lang. Totoo. So, nagulat na lang ako na magdadalawang taon, may pera. Tas naisip ko, ba't di tayo kaya bumili ng camera? Yun agad yung una mo naisip sa 5,000 na yun. Parang, uy, try ko kaya i-continue pa to. Mas magandang quality, mas magandang content, di ba? Mismo. Sabi ko, ba't investment? Nandito na rin naman tayo, di ba? At saka may following ka na eh. Ayun na nga. Sabi ko, biray na natin, eto na. Yun na, simula na yung camera. Yung CX405. Tapos nabili ko siya sa Tondo pa, nabili yun. Parang hinanap ko talaga sa Facebook kasi ang daming lumalabas na sobrang mahal. Parang presyo pa ng brand new. Tapos nung na-jackpot ako, parang 8,000 lang yata, 9,000. Normally, magkano yan? 15? Oo, 15 yun eh. 15 yung bago niyan eh. Kasi nagtanong din ako sa mismong store ng Sony. Tapos yung camera na yun, ano, mabilis maubos. Ang dami talagang umi-score. So, timing ako dun sa Tondo, may nagbebenta. Tapos, pinuntahan ko agad. Yun. Wala na ato bili. Matik. Tinesting agad namin. Nag-straight agad kami. Skate sa field. Oo, yun talaga. Mainit eh. Yun ba yung una mong naisip? Kasi maganda rin eh. Kasi nagagawa mo siya for your vlog. Tapos nagagawa mo siya for your filming. Sa skate. Kumbaga, multi-purpose eh. Double impact na agad, di ba? Ang ganda. Kumbaga, tama lang na in-invest. Kumbaga, ito yung passion mo eh. Ito yes, yung, we are. Yun talaga yun. Masaya siya kasi bonus na lang yung kumikita tayo. Mismo, eh. Tama. Kasi nagagawa pasok natin yung bagay na gusto natin gawin. Mismo. Ganda nun. Nakatuwa lang din, di ba? Di ba? Parang dati, naalala ko lang nung, kasi dati, nagpipilm kami, ang gamit kong camera, Alcatel. Alcatel yung cellphone na luma. Oo, kung naalala nyo yung video na Extra Gravy. Familiar sa akin. Yung, full part video yun. Na gumawa kami na lahat creative skater. Na kung ano-ano lang din yung pwede mapagtripan. Yan. Yung ginamit kong camera doon, yung Alcatel na inipong ko yung buhay. Tas, ang Alcatel is yung cellphone na luma na... Oo, pero may camera siya. Oo. Tas yung sobrang saturated ng color nun. Basta makita lo yung forma ako yan. Alam mo na yun, nandun, lalabas yun. Pixel, puro pixel yun. Mismo, tangina. Tas... Yun yung pinangkuha namin. Sobrang hype na hype na ako nung time na yun. So, syempre, habang tumatagal, kailangan... Syempre, improve. Kailangan din tayo. Oh. Wala kang sponsors at this time. Wala kang kahit ano. Nag-skate ka lang. Sa pang sarili lang yun. Pang ano lang yun. Sariling ipon lang. Hustling. Tapos yun, nakabiling camera. Hanggang naging Samsung. Tapos nadudurog eh. Pag nag-skate ka, nadudurog. Tapos sabi ko, ba't hindi na kaya yung mismong camera na bilhin natin? Tapos... Bigla na lang kaming from nowhere, pak. Alam mo yun, nag-connect lang bigla eh. Sabi ng mga homie, parang, ba't di mo yan yung YouTube mo? Parang kailan lang, may nagsabi sa akin. Tapos biglang, after ilang, pak, may pera na. Tapos bigla na lang pumasok sa isip ko, camera na yan. Alam mo yun? Timing din eh, timing, di ba? Ang galing eh. Ito, men, going back tayo. Okay. Ano yung pinaka-una mo, ba't ka nag-skateboard? How did you... decided na gusto ko mag-skate ah.
Ano ba yung kwento nun? Ano ba? Kasi, nung mga grade 3 yata ako, nung grade 2, ganyan. Yung tito kasi nag-skate tsaka nag-BBMX dun sa lugar namin, dun sa South Cal pa kami nun. Dun sa main Caloocan. Tapos, malapit kami dun sa Banal Street. Ay, alam ko yan, man. Shit. Dyan ako nagtrabaho before. Talaga? Sa Banal, sa may mismo. World Balance nun, di ba? Oh, oy! Nandun ka ba? Dada na ako nag-work sa kabilang street kasi noon, legend spot ng mga skater yun, mga old school. Talaga, hindi ko na, at that time, may masarap na kainan kasi doon eh. Hindi ko na maalala eh. Okay. Tapos, yung Banal na yun, dun yung mga spot ng mga Daggers crew. Okay. Shoutout kila Kuya Mike NPA, kila Kuya Richie, sila Kuya Andy, yan. Mga, shoutout, man. Mga solid na, ano, na tito natin, kuya natin yan. Grade 2 ka, grade 3, nagsiskate yung tito mo. Oo, yun. Tapos, nakita mo sa kanya na... Oo, meron siyang board, tapos, ano sila eh, marami sila eh. Tapos, parang hiraman pa nga nun. Hindi ko rin tanda kung anong tricks yung mga ginagawa nila. Nanonood ka ba nito? Nakaupo lang ako, nakaupo. Ano yun, tamang tumatambay ka lang sa labas ng bahay niya, tapos... Hindi, sasama ako ng mga tito ko dun sa parang spot nila. Ah, sinasama ka rin talaga? Oo. Tapos, yung Banal, parang hindi na nag-skate yung mga tito ko nun, tapos parang mga ilang taon din nakalipas, tapos yung board ng tito, parang binigay na sa akin, parang ganun eh. Tumanda na sila. Oo. Parang, ito na. Fishboard pa nga yun na ano, parang, ano ba yun? Do you remember what year this is? Anong taon to? Ano to eh? 2008, 2007? Hindi. Ano na yun? Nag-skate na ako noon eh. Ano ba? Mga end of 99, ganun. Oo. 2000, 2001. Oo, oh, oo. Oh. Naalala mo ko, damn. Ilang taong ka na pas, bang? Lumalabas yung edad. Lalabas ka sa ulayan. 2001, yan yung grade 2 ka na nakikita mo. Hindi, 2001. Ano pa yun? Lower pa, boy. Mind blown ako. Na ano yun, mga 90, ano yun? Tating ko, 98? Ganun. 1998. Alam ko ilang taon ako. Nang 3 years old ako nun. O yun. Nakabata, skateboard boy. Tapos, kaya, skate kayo. Tapos, sige, sorry, tuloy. Tapos yun, yung board ng tito ko na sa akin, tapos may spot kasi doon na pababa. Hindi talaga ako marunong mag-ride. Ang ginagawa, siyempre, kids ka pa, nakaupo ka. Opo. Tapos hanggang sa tinutulak ako ng tropa ko. Nakarating kami doon sa Banal. Doon ako nakakita ng mga obstacle talaga. May obstacle ba doon? May obstacle na doon. Okay. May mga kumbaga may spot doon. Spot 'yun talaga yung pinaka-spot nila. Sa grade ano ka na ito? Yung pa rin. Siguro nasa 4, 5 something na ganyan. Yun na 'yun. Tapos tinutulong ka na marunong ka na mag-ollie nito. Ay hindi wala pa 'yun. Ano lang talaga rides lang. Natuto na ako doon mag-rides tapos siyempre, yung nakita ko, tumutuloy sa tubo eh. Tumutuloy sa tubo. Tumutuloy, diba? Old school yun, diba? Oh, tangin, tumutuloy sa tubo. Ang galing nun, no? Diba? Tapos hanggang sa naalala ko lang yung, pero hindi ko naalala kasi yung mga nag-i-skate eh. Nung time na yun. Tapos hanggang nakalipat na kami sa kabilang Caloocan. Okay, north. Sa north Caloocan. High school ka na ito, high school. Papasok na ng high school. Tapos wala na. Parang kinalimutan ko na yung skate nun. Parang larong bata lang talaga siya eh. Nasira ng bearing hanggang sa ganun-ganun. Kasi magastos siya eh. Oo, especially wala. At that time na 1990s nga sabi mo parang or early 2000s, hindi naman sikat yung skateboarding yan eh. Oo, medyo. Siguro sa ako, hindi ko, wala akong idea. Talagang ganun. Tsaka pag nasira yung bearing, mapalitan yan. Talaga. Ayun, up until mahal talaga. Kumbaga, ang alam ko yatang store na meron ka mabibila ng skateboard at that time, ata lang to, Melrose. Oh, mas luma pa ba diyan? Hindi iba yung ano eh, yung napagbilang ko ng skateboard. Mamaya papasalanan natin yung boy. Okay. Tapos, North Caloocan. Sa North Caloocan na kami, 'yan sa Magdalena, 'yan, hometown 'yan. Yung mga tropa na tigaron, mga mas matanda sa akin, bumili ng skateboard. Tapos ikot-ikot sila sa court. Tapos parang tinuturo ako nung pinsan ko, sabi. Nandun na rin yung pinsan mo. Oo. Sabi yung pinsan ko, di ba marunong ka niyan? Tapos nung sinakyan ko, nagulat sila, marunong na ako mag-tiktak. Ang galing na. Ba't sila? Hindi sila marunong? Parang aral pa lang sila. Siyempre, parang yung intro ko doon, parang basag sila. Angas na. Tapos, hanggang sa parang
na ano na nagustuhan na nagustuhan ko siya. Kaso, ah, yun nga, pinaka-problema, wala akong pambili. Heram-heram ka na lang noon at that time. Heraman. Bago yung mga gamit ng mga batan to. Yung bago yung bago eh, oo, bago. So nag-invest din sila, kumbaga naglabas sila ng pera para mag-practice pa lang at mismo that time. Hanggang dumami, isa pa lang yung nakita ko noon, yung nagtitiktak hanggang sa isang linggo, bumili na yung mga homies sa kabila, kasi bumili na rin isa. Sabi ko, tangina, kailangan na rin bumili ng board ah. Maghihintay kayo, birthday mo. It's either birthday mo lang o Pasko, di ba? Magkano yung board nun at that time? Ayan, ayan. Bumili ako ng board, hindi talaga siya branded. Okay. Yung mga nabibili lang sa Tobis. Hindi ba yun yung plastic? Yung hindi, Landway? Hindi, ano to? Landway. Oh, Landway. Yun, Landway. Uh-huh. Yun. Yung Landway ko nun, yung... Anong bang graphics nun? Yung unggo yun eh. Oh, tap. Yung bulag pipitbing yun eh. Yung trucks ito, yung manipis pangit lang, pa. Oh, mabali talaga. Oh, tapos yung gulong niya, jelly. Hindi jelly, pero hindi urethane yung ano nun, yung gulong. Tapos yung bearing niya, yung mitite, pag nabasa, sira agad. Pero tumagal sa akin yun, yung, kasi hindi naman din ako mabigat nun eh, medyo payat-payat pa tayo nun eh. Doon ka ba natuto mag-oli? Yun, doon na nagsimula. Landway ito ah? Oo. Ngayon, nung mga kasama mo, naka-landway din? Hindi, nag-i-improve na eh, dahan-dahan eh. Kasi parang pumapasok na yung mga ano eh, yung mga times na dumadayo na rin sila. Ah, okay. Tapos, ako yung parang pinaka-kids dun sa ano eh, sa amin, sa lugar namin eh, sa Magdalena. Tapos dumadayo na sila sa iba-ibang lugar. Doon na nagsisimula yung parang, ah, kailangan ganito-ganyan. Nakakita na sila ng mga tricks sa ibang spot. Tsaka yung mga heraman ng CD, kasi doon ka nanonood ng money. Pa, wala pang YouTube. Wala pang wala YouTube pa, siyempre. Tangina, iba yung... So, paano ka matututo mag-oli? Kasi nabutan ko na, may siyempre may YouTube na parang how to oli, di ba? Oo, oh, may YouTube na? Oo, oh, ako, ano na ako, 2006-2007. Hindi mo nabutan yung CD? Hindi. Late chabit na pala, ano? Nag-start kasi ako, share ko lang, nag-start ako second year high school na. Ano na ako neto, parang 15 years old, 13 years old, sa 14 years yan, old. No? Ano ako, sa KFC. Ah, KFC oh, crew. Kumbaga, pero matagal ako bago lumapag doon kasi syempre kailangan ko muna may aret. Hindi naman pwedeng parang dadaan ako sa spot na ano, at least diretso mag-rides agad. May ganun eh, may hiya din kasi mismo ang mga player na bago ka, syempre yun nga dumayo. Oh, matik yun. Bago ka dumayo sa isang lugar, sana hindi ka dagger, sana marunong ka mag-rides, mag-oli-oli man. Alamin mo pa yung mga galawan nila doon eh. Pag ganun eh. Oh. Observe muna. Kaya yun siya sabi sa mga ano, hindi yung yun nga, hindi pwede bara-bara sa spot. Yan, especially ganyan. Especially daming ganyan. Mga ano na gumigit na lang biglaan. Regardless for no reason, gigit na for no reason. Regardless kung magaling ka o hindi, kailangan mo pa rin respetuhin yung respect spot, especially totoo hindi yan mo spot 'yun, spot nila 'yun na sobrang tagal na. Mismo. Para sa akin to, men, kung ganun din yung lapagan talaga sa ano. Oh, kailangan 'yun eh, kailangan 'yun para alam mo 'yun, yung respect ng mga locals doon. Ganun din yung makikisama. Pakikisama ka lang naman eh. 'Yun ang kailangan doon. Yung spot ka na nga lang, gaganap ka ba? Diba? Baka gusto mo ispatan nila yung baga mo, 'di ba? Magaling ka. Anyway, sorry, going back. Eto na. Nag-evolve na yung Landway. Ayan na, Landway. Nag-ano ka na? Lumilipat-lipat ka na ng spot niyan. Ayan na, yung dumayo na kami ng ano, ng... Saan ba to? Doon lang muna sa Caloocan eh. Ah, pala. Kasi iba, North, sorry. Yeah, North. Iba pa yung crew namin doon sa Magdalena. Anong pangalan ng crew namin doon? COD. Yan yung pinakauna mong crew. Oo, pugnay na. Causes of Death. Ang ina mo. Sagad-sagad yung pangalan. Pambanda eh, no? Pambanda nga. Ang ganda diba ng pangalan na yun. Kasi mga time na yun, ang uso nun, ano eh, si Hero. Oo. Kung alam mo yung New Blood, tsaka yung Zero, Dying to Live. Patay kung patay yun eh. Parang may mga part doon na bail. Parang yung crew namin, tangina, pag mas maraming bail, mas ano ka, di ba? Mas a stick ka, ganyan. Mas maraming bail, walang buon. Tapos, yung kabilang crew dun sa Bagumbong, eh mga punks naman yung mga yan. Mga sila ano yan, sila Bimbo yan, sila Perry, mga shoutout na yan, mga shoutout, inmate crew. Shoutout. Puta, pangalan pa, inmate naman sila, di ba? Inmate, pastigan ng pangalan eh, no? Pasagaran na parang ako pinakamaangas. Inmate sa kabila, causes of death dito. Sa kabila, ano ba pangalan nung kila Carl? Putang ina, nakalimutan ko eh. Nakalimutan yung pangalan ng crew nila eh. Tapos yung doon naman sa Palmera, iba-iba eh. Oo, iba-iba basta iba-iba North Caloocan, ito yung And at this time, marunong ka na nito, mako-consider mo? Oo, oh, marunong na ako umuli. Nag-flip na... Hindi, parang sa akin nun, parang ang pinaka-swag ko lang nun, pinaka-istis ko lang nun.
Maulihan ko lang yung dalawang board, tatlong okay, board. Okay na ako doon. Kahit di na ako matuto, okay na yun. Parang ganun. Yun pa yung parang, oh, astig na ako nito. Wala, ayaw mo mag-grow at that time pa. Pero habang tumatagal, process in process siya. So, tututo ka na eh. Ikaw ba yung pinakamagaling sa crew nyo nun? Ay, hindi, hindi. May marunong talaga. May mga nakikikflip na. May yung si na. Ano, si yung parang ano namin doon na parang isa sa OG namin doon. Yan si Dagler, tawagin. Eh, nahinto na rin sa skate. Pero yun yung mga kasama ko. Sila yung mga dumadae dati. Yan, dumaye na sila sa ano, sa, kung alam niyo yung Teresa Heights, dyan sa may Fairview. Tang inang spot na yan. Legend yan, sobra. Sobrang dayo na ba napunta ang spot? Oo. Kasi bago ako pumunta dun sa Manila, dun muna sa area namin. Hanggang sa, di pa masyado dikit nun eh. Di pa tight yung mga skater nun. Kumbaga yung spot namin talaga, dun lang sa Magdalena. Tapos may mga obstacle kami. Kumbaga parang gagawa tayo obstacle dito. Dito lang tayo. Parang alam mo yun, parang training ground lang namin. Tapos nung nagkaroon ng mga spot sa ibang lugar, nung dumayo kami, naku-culture shock kami lahat. Kasi, kasi iba, ina, ano yun? Ano yun? Dumudulas yung ano? Dumudulas yung... Yung tail, ano tawag doon? Tail slide, mga tail slide, mga nose slide. Blunt pala. Parang, may nagbablunt na nun at that time. Sa ibang spot. Damn. Tapos sabi ko, puta, paano yun? Mga ganun. Tapos yung, ano, dagdag ko lang ha. Pag nakakita ka ng mga people, Smith grind, dati ha, utangin na champion ka na sa compi, boy. Sobrang ano, tangina. Alam mo yun? Imaginein mo yun, di ba? Imaginein mo sa ngayon ha, imagine mo yun noon, tangina. Iniisip ko, Spank, kasi naabutan ko nga sabi sa'yo, may YouTube na ako before, di ba? Kayong saan ako natuto ng mga tricks ko, paano ako natuto mag-flip tricks, mag-grind. Kayo dati, paano, man? Paano natuto? Natuto? Oo. Eh ako, makikita ko lang din sa mga nakakalaro ko. Tsaka nagbibigay tip. Tsaka yung sa mga, yun, sa mga CD na napapanood, sa mga skate video. Kaya yung mga skate video na pinapanood namin, talagang gas-gas yung CD. Kasi bago kami ginagawa namin, in-invite ko yung mga homie, bago kami mag-skate, dun muna kami sa bahay. Tapos papanoorin namin yung, kunyari, girl video, kaya kung ano man, dun paulit-ulit yun. Walang how to dyan eh. Kumbaga papanoorin mo lang sila. Wala. Footage nila, diba? Kung paano na nila ginawa to, sa slow motion nyo ba yan? Meron pa nung time na nung sobrang super beginner pa ako, yung mga tropa sa Bagumbong. Meron siyang CD na yung Willie Santos, How To. Eh wala kami CD, wala akong CD, hindi ko alam paano yung mag-burn, wala akong idea ng ganyan. Sabi niya, sige, gusto mo manood, magbayad ka, 20. 20, isang ikot. Ay, isang ikot? So nakilang ikot yun? Hindi, maghati kami, apat kami ng mga homie namin. Sabi, ano ba pag-aaralan mo? Kasi ako 5-0 eh. Ikaw, ano ba pag-aaralan mo? No slide. Siglima tayo. Para mabuhay yung 20. Para mapanood natin. So, grind tricks ka na ito. Hindi ko alam kung ano yung pinag-aaralan ko nun eh. Tapos para mabuo lang yung 20 kasi talagang ano yung budget namin nung high school, talagang ano lang eh. Pero isang ikot lang to. Isang ikot. Makulit din yun. Edward, magaling ka. papanood din namin sa kanila. Ayun ah. Tapos, hanggang sa ina-apply nyo na sa spot. Yan. At this time, man, maganda na yung gamit mo nito. O second hand? Hindi pa eh. Kasi, ano lang eh, buraot lang talaga. Support yung local buraot. Ano lang, kumbaga abangers lang ako sa mga homie. Yung parents mo ba at this time, supportive sila dyan sa skateboarding mo? Kasi may mga parents na parang, wala naman papala dyan. Madalas naman eh. Oo, nung una, ganun sila. Pero parang nung nakita nila na masaya naman ako sa ginagawa ko. Bata pa na to, high school pa. High school pa lang. Okay. Pero syempre yung may mga maling landas din na pinapasukan na nung high school, pero nagaga-guide naman. Tsaka nakikita naman nila na okay, parang okay yung skateboarding para sa akin. Kaya hindi naman nasusuportahan sa financially. Okay. Yung suporta na makita mo na parang sige na, pwede ka maglaro. Payag, pinapayagan ka. Bigay mo yung hilig. Sige. Okay. Shout out sa parents ni Spam. Mama, Papa, I'm here. Matik yun. Kumbaga, at least, ang artist, ang isang tao, pag binibigyan mo ng avenue na, alam mo yung support na parang gawin mo pa yan. Mas lalo ka ng hype. Ben, sobra. Parang lalo ko ipupush to kasi yung mga tao na to naniniwala sa akin na pwede ko pala gawin to, pwede pala maging masaya. Ang sarap sa pakiramdam ng tol. Kaya shoutout sa lahat ng magulang or parang mga friends na tumutulong sa mga kapwa nila, tropa. Fucks na, fucks with that. Taong. Sobra, man. Moving forward tayo, Spanka.
eto na, dumadayo-dayo ka na. Gumaling ka na. Gumaling ka na. Naalala, natuto. Oo, na nagkaroon ka na ng mga tricks na kakaiba. Yan. Nag-competition ka na nito. Paano ba? Ang una kong competition dun sa lugar namin. Ang unang-unang skate competition nung Bagumbong. Dito sa Bagumbong. Anong taon yun? Hindi ko na rin maalala eh. Kasi mga punks, mga skater doon eh. Punks, wala pang ghetto nito at this time or... Ano sila? Yeah. Nakikinig sila ng hip-hop, nakikinig sila ng ghetto, shit. Pero mas ano sila, more on ano sila, DIY punk, hardcore punk sila. Yun, ito yung mga nag-impluensya sa akin. Ito yung, ano, ta dito. Nagsama sa akin sa ano, sa kung ano mga bagay. Nagmulat ng maaga. Kasi, nung kids ako noon, parang, kasi yung nangyari, dagdag ko na rin, yung spot namin sa Magdalena, yung mga skater, hindi na rin naging active. So tumigil din. Tumigil sila hanggang naubos sila. Ikaw na lang ka pa rin. Ako na lang naiwan. Then, dalawa na lang kami ng tropa ko. Tapos, syempre, para lang di maputol yung init mo sa hot skate, dadayo ka sa ibang lugar. Hanggang naging tropa ko na rin dun sa kabilang, sa Bagumbong, kasi dun na ako nag-high school. Tapos, nung nakasama ko na yung mga punks dun, yun eh, ayun, talagang nagtutulak sa akin ano eh, na gawin mo to, ganyan ganyan. Eh pagbata ka, talagang ano, malakas eh, oh, OJT ko pa eh, di ba? Tapos, naalala ko yun, may ano, tinuturo nila akong mag-hitch. Hitch, oh yan oh, na. Mantra. Lifestyle, oh. Parang, paano bang gagawin dyan? Sobrang kabado ako. Paano kakausapin yung inspector? Hitch sa bus. Sa bus, or... ganito gagawin mo. Ayan, tas meron pang times yung mga nag-i-scab kami dati. Oh, ano yung scab? Ano yun? Yung mga tira-tira sa mall? Siyempre, wala. gets. Scavengers. Scab tawag namin doon. Wala kaming pangkain. Siyempre, galing kami nag-skate kami sa... Kasi combo dati. Pag nag-skate kami, morning pa lang. Dito kami, skate kami sa seminaryo. Ayun, shoutout muna kay Kuya Rolly, Kuya Jerry Piber, Kuya Jerry Voltage yan. Mga OG yan. Doon kami. Ang ganda kasi na spot doon, bes. Ano siya? Covered court. Tapos meron siyang pan box. Meron siyang quarter. Saan galing to mga to? Meron... Ano sila? Ano talaga? Sila lang. DIY spot lang to. Tapos ano siya? Court, covered court. So ang schedule ng laro doon, weekend, morning. Puta, siyempre kids ka pa. Hayok na hayok kanyang boy. Aga pa lang, nandoon ka na. Kaya na, alas 5, alis na kami. Nagluluto na kami ng pagkain namin. Okay. Tapos kami na magbubukas doon. Tapos hanggang mananghalian, painga, pagdating ng bago maghapon, lilipat na makinang main spot. Doon naman kami sa Teresa Heights. Yung Teresa Heights naman, skating rink siya. Skating rink, may pan box, may rail na solid yung rail doon. Boy, doon ako nakakita ng unang rail na yung pakingked na sobrang haba. May kink rail doon? Kink, oo. Kink rail. Gumawa sila ng rail na may kink. Oo, oh, kink yun. Boy, mahaba yun. Tain ang haba nun. Wala, sa buong tagal ko nag-skate din na wala ko nakikita ng may rail na gawa lang. Alam mo, gawa lang. Ginawang kink. Oo, galing nun. Ang haba nun, habang mahaba yung rail na yun. Tsaka masarap pag-practice lang kasi pag nag-board slide ka, kahit mabagal ka lang kasi bababa ka eh. Parang, di ba? Nakakaano rin yun ah, gagano. Oo, leba ka nun. Tapos, yung skating rink na yun. Kumbaga, yun yung melting pot na mga skater sa Bulacan, San Jose. Ano ang pangalan nito? Sorry. Teresa Heights. Ang dami pupunta dito na oo, skater. Tapos, magaling nandiyan. May naalala ko pa dyan na... Eh, ito muna. Shoutoutin ko muna sila Kuya Boyet Del Mundo, Louie, si Kuya Louie, sila J.R. Tagad, sila J. Pagong. Siyempre, yan mga nakasama naman dyan. Tapos, dyan ko na rin nakilala yung mga homie ko, sila Jeram, sila Archie, sila MJ, at si Rap. Yan. At kung sino-sino pa, tangina, solid yan. Kasi yan yung melting spot ng ano eh. Ng Bagong Silang, kasi SM Fairview. Puro North na ano. Diadayuan ng mga tiga San Jose. Nandiyan na yung ano, syempre yung mga, yung sila Kuya Iko, yan, mga legend namin yan dyan. Sila Kuya Bong. Tapos, yung mga tiga, pangalan nito? Litex. Oh, Cavite. Litex QC. Okay, QC. Tapos yung mga tiga Circle, yan, bababa sila dun. Kasi yung spot na yun, may ilaw din yun. Provide nila yun. Kumbaga, binubuksan nila yung pag nabitin. Tapos ang kagandahan doon, pag umuulan, ano siya eh, golf course yun. Spot na yun. Yung kabila, covered court. Pag umuulan naman, doon kami lilipat. Naspatan mo talaga ha? Kumbaga, everyday ka nag-skate? Masasabi ko, nung bakasyon, oo. Oo. Kaso nung ano ka, nag-aral, nag-schooling na ako, na
doon lang ako sa area namin. Pero pag patak ng weekend ah, Biyernes pa lang, Sabado, lalo na Linggo. Hindi mo rin pinabayaan yung schooling mo. Oh, syempre kailangan 'yun. Ang galing kasi kaya siguro din may tiwala din sa yung parents mo eh kasi hindi mo pinabayaan. Doon ka babawi. Parang sinasabi nila, "Oh, galingan mo ah para meron kang ano, may pauga ka, 'di ba?" Oh, yung at that time kasi yung mga kasabayan ko na naglalaro din early to 2006 2009 mga ganyan area. School sucks sila eh, alam mo. Ayaw pumasok kayo, ano, ganyan-ganyan. Kaya natuwa. May times na ganun, pero parang ta-timing ako lang din na ano, alam mo yun na, walang gagawin. Pero nung first year, second year ako, public ako eh. Medyo punk rock yung school ko doon eh. Parang papunta na ako sa ano eh, ano mo yun, papariwaran eh. Oo, tama. Nasalba. Okay. Ilipat ako ng private nung third year tsaka fourth year. Okay. Sobrang, alam mo yun, nag-adjust yung lifestyle ng school. Kasi, tangina yung pasok mo dun sa public, half day ka lang eh. Tapos, magkakating ka pa para mag-skate, di ba? Pero pag mga exam, mga kailangan na oras, kailangan pumasok ako. Kailangan lapagan. Pero mostly, parang papunta na ako sa ano eh, sa maling landas eh. Naramdaman mo rin to. Parang hindi dahil sa skateboard to, sa tingin mo? Dahil ba sa skateboard kaya? Halo din eh, kasi yung mga kaklase ko nun, medyo talaga mga kakangkarot din yung mga yan eh, talagang. Pero ayos lang din. Pace din ng buhay yan. Tapos nag-private na ako nung third year, fourth year. Yung tangina, grabe yung school hour nun, talagang papasok ko ng morning. 7 to 3 yun, diba? 7 to 3? Oo, mga ganun. 7 to 4, ganyan. Grabe. Tapos, pag alam nila tiga public ha, pipigayin ka nila. Talaga? Oo, tapos pinag-summer pa ako kahit pasado ako. Ba para matutukan pero good thing, di ba? Okay din kasi change ka rin noon eh. May discipline din 'yun eh. Totoo. Technically may discipline din 'yun which is the feeling ko dala mo hanggang ngayon. Yes, we are. Ito na ginawa mo na siyang passion, gagawin mo siyang ginagawa. Naalala mo ba yung mga una mong sponsors na nakita sa'yo? Siyempre nag-compi ka, sabi mo, di ba? Oh, ito na. Yung compi, ayun na yun sa bagong bunga. Ano ba yung ayun yung unang compi ko eh. Dagdag ko lang din yung nasabi ko na ba yun, yung trophy doon, DIY lang ng mga nagpa-event. Sobrang DIY lang ng ano eh, nung kuro namin doon sa Bagumbong eh. May price to, money? Hindi, trophy lang. Trophy lang talaga? Yung trophy na yun, galing pa sa mga OG na skater na napanalunan nila. Ay, talaga? Donate ko na to para kami sponsor. Okay, gets. Eh, iba yung dating mo nun, trophy yun. Nanalo ka ba? Nanalo ko nun. Number one, first place. Best run? Best run yun, class A. Beat talaga ako noon. Eh parang wala naman din ako parang kasabayan ba? Parang so, sige, A ka na lang, ganyan. Ano ba yung class A, class B? Pa-explain natin sa mga viewers. Yung class na, B? Yan yung mga ano, beginner. Class A, advanced. May class S ba? Wala na yan? Kumbaga yun eh. Ngayon lang yan eh, yung class S. Kasi sponsor daw. Dapat yung mga pro. Technically pro. May mga mga sponsor. Tapos yung A, amateur. Hindi ko alam. Ewan ko. Ayun. Nanalo ka, may nakita ba sa'yo na, uy, sa sponsor lang ko? Ayun na nga, doon na nagsimula yung ano, madalas namin pagdayo. Mm-mm. Ang sarap eh, nakaka-addict eh. Yung hindi lang din yung mag-i-skate ka, para, syempre nung bata ka medyo, alam mo yung parang nasa isip mo, compi. Pero additional, dumadami na yung kaibigan mo eh. Marami ka na nakikilala. Kumbaga, pagpupunta sa isang lugar, dati kasi, yung mga una-una pa, hindi mo kilala talaga yung sino yung mga nakakasama mo sa compi. Tapos nung habang tumatagal, parang lagi na kami nagkikita-kita ng mga... Nakakatuwa rin kasi high school ka, nanalo ka ng compi na first place. Oo. Tapos yung mga kasabayan mo, college na, lagpas-lagpas na. Oo, medyo. Ganun. Nagulat din ako eh. Tagal na nun ah. Solid yun ah. Tapos, ayun na nga, yung pumunta na sa mga compi kung saan-saan. Hanggang yun nga. Tapos yung, yun nga, sponsor, ano ba? Parang sino ba yung unang nagbigay sa'yo ng sponsor? Ano ba? Ganito siya, 2006, 7, ganyan. Medyo ano na to, medyo nag-improve na tayo sa skate natin. Addictos na tayo sa skate talaga. Iba yung laro mo ngayon sa laro mo before, masaya mo? Oo. Malayo? Iba. Okay. Medyo ano ka pa nun eh, alam mo yun, teens ka pa, tsaka magaan ka pa, di ba? Talagang, kasi ang uso mga that time, mga 0-0, tight-ass jeans ako magsuot eh. Okay. Punks kung punks eh. Tsaka yung setup ko dati, di ba sabi ko nga, nanghihingi lang ako sa mga homie. Yung pinaglumaan ng tropa na board,
ano eh, kasi wala akong pambili. Wala na talagang pambili. Magastos din ang skateboarding ko. Hindi niya alam magastos sa skateboarding. Tangina. Diba? Sapatos bibili, pa lang. Sapatos. Lang, isipin mo, bibili ka ng sapatos para wasakin mo, diba? Tapos, yung board na ginagamit ko nun sa mga homie, mga bali. Bali. Nire-recycle ko kasi wala akong pambili. Eh, paano mo kinakabit yun? Nilalagyan ko siya ng kahoy brace sa gilid. Ito ba yung inspiration mo dun sa ginawa mong isang board? Yun. Ano natin, ipop natin nilang dito. Lagay natin yung picture dito. Ito yun. Yun dun. Solid yun, man. Ito available dun. Available pa rin to ngayon sa Kalawakan Space Ama. Time. Yung ano. Yun, yun, yun. Kaya kayo rin naisip eh. Parang naalala ko lang eh. Na, tapos, ganda, yun na nga. Double board yung ano, yung board ko nun. Tapos, ano yun eh. Hindi siya buong board. Di ba karamihan, di ba? Nakakita na ako ngayon nun. Mm-hmm. Yung isa iba eh. Papatungan ng isang board. Ang bigat eh. Oo, so ginagawa ko para siyang ano, para siyang slider. Mm-hmm. Pero ang dami niyang pako. Pako, pinapakuan pako. Mo ang board. Oo. Ngayon, uubra naman. Board grind eh. Di ba board slide? Sasabihin, ano yung board grind ba yun? Kasi mm-hmm. nag-i-spark eh. Nag-grind siya eh. Kasi hindi effective yung kahoy na nilalagay ko. Talagang ang dami niyang pako. Okay. Pero gamay ko naman siya kasi may pop. May pop kasi mahaba pa siya. Dinuktungan ko lang. Ito na. Fast forward ko ulit, man. Yun nga. Going back sa sponsors, man. Ayun. Sino ba yung naniwala sa'yo? Sino yung unang parang may tira na to, ah? Okay. Naramdaman mo na parang nagbubunga. Nagbubunga yung skateboarding na pinaghirapan mo. Ano yun? Yun na nga. Pumunta kami ng compi sa Circle. 2006, 7, something ganun. May skate event. Tapos sumali ako ng Class A. Okay. Class A na ako eh. Class A na ako eh. Ay, dun ako naunang ano. Naalala mo yung mga kasabayan mo dito? Oh, okay, oo. Oh. Ano yun? Class A. Ang naalala ko nun, dun sila ano. Sino ba? Sila Akuma yata nandun. Pero naalala ko na nag-champion nun, nung time na yun, si Rashid. Yan yung medyo naabutan ko na era ko na Rashid mga Al-Rashid. Sina Rashid, sina si Rashid Akuma. Tapos, siya nag-champion sa Class A. Hmm. Ang nag-second nun, nung time na yun, gagi ako nag-second nun. Oo. Pero kasama mo na sina, kalaban mo na sina Akuma na ito. Oo. Nakalaro na sila wala nun. Naman din ako. Hindi. Si Castor nag-judge yata nun. Castor, tapos sila Jundi rin yata nandun, nung time na yun. Basta parang, hindi ko pa kasi masyado kilala yung mga iba. Kasi nandang call sa lugar mo lang eh. Mga Manila to eh, di ba? Mga Manila boys. Tapos, ayun, nag-second ako nun. Tapos parang yung mga tao nagugulat sa akin kasi double board yung board ko eh. So pangit pa yung gamit mo na to? Pangit pero, talaga. Oh. Yun nga yung may brace. Maganda yung tracks mo na to? Maganda yung wheels? Yun, hindi. Bebeng ko ngayon. Tensor ko nun eh. Kumbaga pag lumiliko talaga siya. Pero crazy yan na umabot sa, ayun nga sabi mo na second place mo. Oo. Tapos yung pag nagbo-board slide nga ako nun, ano, gumagano yung board. Pero hindi siya nababalik kasi sasalo siya ng ano eh, ng braces. Tapos may tumawag sa akin, dalawang skater. Otits. Sabi, boy, halika nga dito. Tinawag ako. Nung isa. High school. Oo, high school. Tinawag ako, boy, halika nga dito. Lapit naman ako. Sabi, okay itong board mo ah. Ah, okay. So doon ka napansin. Napansin ka rin. Tapos mamaya-maya, tumalon siya, inapakan niya. Binali niya yung board ko, boy. Sino to? Sige, mamaya, sabihin natin. Binali niya yung board ko, tapos parang hindi sumagad eh. Tapos yung isa, parang hinawi. Parang eto, sinipa pa. Tuluyan na nabali. Tangina, mangyayaki ako, boy. Bad trip ka nun. Sobra, kasi sabi ko, tangina, kaka-repair ko nga lang nito eh. Tapos, feeling mo pinagtitripan ka na. Parang ganun, no? Ganun. Tapos mamaya-maya, yung isang humawi, tinawag ako. Parang pintripan talaga na ano. Parang, sige, huwag natin bigyan niya. Parang ganun. Mamaya tinawag ako, sabi, boy, kunin mo na tong board na to. Sayo na to. Anong board to? Tangina, kiniliga ko nun doon. Tangina, yung, ano, mabahasag na yung paka ko sa ngiti. Kasi brand new, first time ko magkakaroon ng brand new na board. Enjoy. Skateboard. Enjoy pa, so international Jerry pa. Shoe. Jerry Shoe. Alam mo yung mga design na may mga pusa. Pusa? Di ba? Panda sila? Hindi. Ano yung logo ni Jerry Shoe nun, mga pusa na sa rainbow. Yun yung tumatak sa akin na graphics. At yun, nagbigay nun si Jack Donato. So si Jack Donato, yung dalawa na yan? Yung si isa, si Kuya Mike NPA. Okay. Pareho ba Jackass to? Parehong, hindi. Si Kuya Mike NPA, skater siya from
siya yung galing Banal. Okay, oo. OG skater ng ano to, ng Manila. Tapos si Manila. Si Jack yung nagbigay sa'yo ng board. Mismo. Shoutout. Ayun na nga. Kaya ko yung, at that time, yun yung mga nagbibenta ng kasabayan. Na, at that time, nagsimula ako. Yung mga nagbibenta, mga Willig, mga Jackass, mga Melrose, mga ganyan. Kaya familiar lang din. Anyway, inabot sa'yo yung board. Hindi pa doon nagsimula. Kasi parang yun lang yung parang inabutan ako ng board. Para pero iba yung impact sa akin ng bestang ina. Yung kamay ko, nalalamig. Iba yung... So tumaas yung balahibo, tumaas yung balahibo mo ngayon. Naalala ko eh. Yung mga simple things na mga bagay na ganun, talagang chine-cherish ko siya. Talagang iba yun eh. Iba yun, tangina. Alam mo yun? Na masaya na ako sa double board eh. Na di ba? Tapos bibigyan mo pa ako ng brand new skateboard. Pero yung inis ko noon, kasi binali niya, inis ko na wala. Sabi ko, seryoso ka? Sabi ko, kuya, seryoso ka? Tapos nangangiti lang, hindi, sa'yo yan. Kunin mo na yan. Tapos simula noon, pag may pa-event yung Jackass, pupunta ako. Kilala ka na nila to, may nakuha yung number, walang Facebook at this time. Walang Facebook, wala. Friendster noon eh. Friendster pa noon, Friendster. Nabuta mo ba yun? Oo. Oh, shit. Doon mo siya na friend or para naging contact? Nakuha hindi, mo yung number niya? Actually, hindi. Walang contact-contact noon, noong time na yun. Walang, text na lang sa event. Walang parang, ito, parang care package ba? Palitan mo na yan. Diba? Parang, paano yun? Paano mo siya nakakontak? Paano mo siya nakakausap? Wala. Walang contact. Ano yung kinuha niya lang yung address mo? Ganun? Hindi, wala. Binali niya lang yung board, binigyan niya lang ako. Hindi pa tapos yung best. Okay, may sige, kasunod sorry, pa to, diba? Yung ano, sumunod naman nun, nagka-pag-game of skate siya sa Liwasan Bonifacio. Sa KKK. Famous spot. Dati kasi nun, hindi pa kick out yung spot na yun. Tangina, grabe spot hindi, na yun. Hindi pa amoy e-at? Hindi pa shit spot. Hindi pa talagang, tapos pwede pa laruan yung mga, ano nun, mga marmol doon. Tapos, alam mo yun, every weekend, Sabado, Linggo, doon talaga yung lapag namin, lalo na pag Sabado. Galing pa tong North Caloocan, ha? Tapos, nagpa-event si Jack, nang kausuhan nito yung ano eh, wala pang Battle of the Barracks. Kung maalala mo yung ano, EA's Game of Skate. Hindi ako masyado hindi na nabutan. Ayun yun, check out nyo yung Alex Misuro versus Chris Cole. Ito naman, yung mga time na to, parang Chris Cole na yung bagsang ako. Yung naglalagay ng panyo, long hair, tapos ano mo yun, tapos white pants, tight jeans. Zero siya, di ba? Zero. Basta pagdating sa zero, foundation, mga toy machine yan, mga yan paborito ba yung masabi yan. Mo, ano, yan yung mga favorite mo na influence ko yan. Pinapanood mo lagi. Sobra. Tsaka yung Slaughterhouse, Pigwood. Talagang yung mga tight ass magsuot, tas punks yung forma. Doon, into ako sa ganung ano eh, sa ganung yung style ng skate. Style pa lang to, wala pa to sa music or mahilig ka na rin sa ganung tugtugan. Yun na, yun. Kumbaga yung music doon na nagsimula yung ano ko, pakikinig ko ng mga punk, ganyan. Maliban pero yung mga tropa ko sa Sabagumbong, sila na yung nagpapakinig sa akin ng mga kung ano-anong mga music ng punk, ganyan. Balikan natin na maya sa music. Eto na. Ayun na, yung sa Liwasan. Oo, tapos, siyempre, compi. Game of Skate. Tapos, ano to, cash prize to. Cash, magkano? That time, 5,000 yata, 7,000. Laki yan, laki nan. 10,000 yata. Ay, what? Wait, isipin ko. Around 8,000 siguro, 7. Ang laki nan, para lalo na dati. Oo. Tapos, meron gumawa si Jack na malaking check eh. Pang trophy. Ganun. Kausuhan na nung Game of Skate noon eh, nung time na yun eh. So, ang compi nun, Game of Skate? Game of Skate. Hindi best run, di ko. Hindi, wala. Doon lang, flip tricks lang, ubusan. Asa naglaban ng finals doon? Is si Rashid tsaka ako. Na naman. Oo. Tapos si Rashid nag-champion. Okay. Naalala ba yung ano yung tricks na pinantapos sa sayo? May tinira siya nung nollie flip. Wala ako nun. Wala akong mga nollie. Tapos, pero ang ganda kasi nalaban namin nun. Kumbaga, nadidepense ko yung mga trick niya na kahit sketchy, pasok pa rin. Mga ano pa to ha, yung mga hindi pa to technical na tricks, mga triplip, mga... Meron na rin yung mga trick na yun. May mga lason ba dyan? Wala. Mga lason? Hindi, meron hindi lason? May lason na ba ako nun? Hindi ko maalala ako eh. Hindi ko maalala. Basta solid yung araw na yun kasi parang talagang bitawan yun eh. Ang second place ba may prize? Wala. Nag-second ako nun. Pero nung time na yun, tinawag na naman ako.
ng uncle natin. Sabi, palitan mo na yung gulong mo. Etong sa akin, sa'yo na. Ano ba gulong mo nun? Hindi ko alam eh. Parang iba-iba yung kulay eh. Etong gulong na to, galing Landway. Ito, galing na ano. Ba't may Landway na gulong dun? Ang hirap nun. Hindi ko alam eh. wala akong walang gulong eh. Walang gulong. Tsaka yung iba nun, maliliit na talaga. May flat spot na iba. Wala naman. Siguro. Yung isa kasi dun, kulay violet. Yun eh, flat spot yun. Tapos, nung binigyan niya ako, hindi ko na maala. Spitfire yata yun. Brand new. Oo. Hindi ako sanay, boy. Kasi parang, hinahanap ko yung tunog. Ang smooth kasi, ang smooth. Smooth, sabi ko. Parang hindi ako sanay dito, hindi ako makakabuo dito. Yun, din yung pangalawang binigyan na ako ni Jack Nonato nung araw na yun. The rest is history. Hindi, joke. Wala pa. Hindi pa ako na contact ni Papi nun. Madalas lang din ako punta sa mga kompi. Tapos doon kami nakikita. Kaya hanggang sa naging tropa-tropa, na ganyan. Tapos nai-invite na rin. Tapos nagsimula talaga siya nung kompi sa Baguio noong 2008. Bumaba kami doon sa Baguio. Tapos dulog kami doon sa bahay nila Iking. Lila Boris. Boris, shout out. I love you. Tapos doon kami natulog. Doon yung ano namin eh. Pinag-i-stay namin. And then, naalala ko, inutusan ako ni Papi noon. Sabi, bumili ka ng kanton. Parang siyempre, ikaw yung ano noon, OJT. Ikaw yung asikaso. Wala ka ng ambag, di ba? Hindi ka pagagalaw. Bumili ako ng bigas, ng ganyan. Pagbalik ko, lahat sila nagtago. Sabi ko, ba't nagtago to mga to? Minirinig ako, tumatawa. Tapos may, sa higaan, may nakalagay na board na Baker. Brand new, Jim Greco. Baker pa si Greco. Oh, Baker pa si Jim Greco. Tapos yung trucks, Speed Demon. Tapos yung gulong, Speed Demon. Tapos yung bearing bones. Ayun. Sabi ko, ano yun na yan? Tapos walang umimik, walang sasalita. Niluto ko pa nga eh, yung kanton eh. Kasi katapos lang yata uminom. Tapos pagbalik ko, nandun pa rin. Nandun pa rin. Sabi ko, ano yun na to? Sabi ko, ano na, magpapahinga na tayo, ganyan. Tapos parang tinuro sa akin ni Kuya Maki. Manggera, sabi, spank sa'yo yan. Tapos si Papi lumabas. Tapos sabi, hindi, sa'yo na yan. Tapos parang, alam mo yun, oh shit! Tapos doon na nagsimula. Then, sinabi niya ba na rider ka na ng, rider ka na ng Jackass? Sinabi niya na, mahal niya ako. Hindi ako lang. Doon na nagsimula. Kasi yung after noon, nagkaroon na ng kompi sa Kamsur. Nagka-kompi na sa ganyan. Tapos sumali. Tanong ko lang to, Spank, ito na, na-sponsoran ka na, nabigyan ka na, may meron ka ng board. Ang skater ba na kagaya mo at that time, paano kumikita? Ano eh, paano ba? Binibigyan ka ba ng allowance? Sa bahay? O, minsan. Hindi, allowance ng sponsor mo. Allowance? Wala. Pero, sagot ako ni Pops noon kapag alis kami. Wala akong gagastusin. Pagkain. Doon ka lang, ganun ka lang. Kailangan kasama ka lang niya. Papromote mo lang yung brand niya. Tapos yung magkakompi ka, tapos nananalo ka na, nag-champion ka na ba nito at this time? Class A. Kasi yung Kamsur, nag-third place ako noon. Tapos, best trick. 20 million, boy. Laki noon. Especially at that time, di ba? Tapos, walang ano yun, invitational yun. Tapos, walang cut-cut yun, walang cut-cut. Hindi, parang, walang bigay sa Jackass na. Wala. 20 hindi siya. Oo, parang pag nanalo ka sa iyan. Kasi iba parang may ganun eh. Diba? Kahit sa in the musical industry actually may ganyan na parang kakat ka ng ganito, kakat ka ng ganyan. Kaya nagulat ako kaya curious din ako. Ito na, 'di ba? Ito na kumikita ka na diyan ganyan. Na sponsoran ka na ba ng mga iba't ibang brand niyan? Yan sa sapatos. Paano ba? Sapatos matagal eh. Parang matagal bago ako na-sponsoran sa sapatos. Mm. Pero ano, baon talaga ako sa Jackass noon kasi wala pa masyadong local brand noon. Naglabas ka na ng video part mo nito. Ay ano, yung Benga Boys, check out niyo sa YouTube. Benga. Pop natin dito. Check niyo to. Nandun pa kaya yun yung part ko? O kaya nasa Facebook. Pinilim to ni Toby Gonzales, tsaka ni Eman. Shout out Pesi. Sila gumawa noon. Ang gamit pa namin noon yung ano yung alam mo yung sa viewfinder. Viewfinder ba tawag doon sa pintuan? Hindi ako familiar. Yung pag sumilip ka. Kakalasin nila yun, kasi yung gagawin nilang fish eye. Fish eye yung sa ano, yung sa mga hotel, yung Ayun, dini-DIY nila tapos ilalagay nila sa takip ng Wilkins. Tapos yun yung ginagamit namin. Sobrang labo, bes. Mare-recognize mo na lang na ikaw yun. Kasi sa forma eh, sa tindig eh.
Tapos kumuha, hanggang nag-ipon-ipon lang kami ng part. Yan, si Hendrick pa pala, Hendrick Camacho kasama namin nun. Tapos hanggang nakaipon ng part. Ayun, may... Ayun, parang montage siya eh, pero sama-sama kami. Yun na yung mga parts mo na naano, tapos naglabas ka pa na maraming ganyan ba? Paano ba? Kasi wala kaming video eh, pang-video nun. Mm. Wala masyadong pang-video nun eh. Kumbaga, pag libre lang yung homie, doon lang siya na nakaka-shoot. Anong camera to? DJCam yun eh. So medyo okay na, medyo pasok-pasok naman o hindi rin? Noong time na yun, oo. Pero, alam mo yun, malabo siya pag nilagyan siya ng fisheye. Hindi siya compatible. Pinilit lang para lang kasi ang hirap sa kamamuan ng lente ng ganun, di ba? Ngayon sa Shopee na lang may gagad na yun. Iba na rin talaga yung clip na lang, holo clip na lang, di ba? Ngayon nga puro iPhone na lang ginagamit, di ba? Mga cellphone na malilinaw yung camera. Easy access na lang lahat eh. Na-sponsoran ka ba ng ang alam ko to ah, nagkaroon ka ng Circa. Ah, Circa. Okay. Una sponsor ba? Or yun eh, kung ano yung kwento mo ba sa skateboarding, kumbaga yung mga pattern na nangyari. Alam ko kasi Jackass muna, di ba? Kasi tumagal eh. Tumagal siya. Nung tumagal. Mga early 2000, anong mga taon na yun? Mga 12 siguro. Oo, yan. Macbeth? Oo, Macbeth yung una. Macbeth, boy. Nakita ka ng Macbeth. Oo, yung alam yung ano, yung gulay. Pakbet. Pume. Hindi, joke lang. Ano, Macbeth? Yan, Macbeth. Shout out kila Chantel, yan. Madam, thank you. Yan, si Sexy J, kasama ko doon. Ay, Sexy J, yan. Mga ano ka lang. Ano lang siya, care package, ba tawag doon? Oo, parang inabot ng sapatos. Hindi naman siya sponsor, eh. Kumbaga, parang inabotan kami. Try nyo to. Kasi, sino nag-connect sa'yo dyan? Wala lang, nakita ka lang ba? Si Chantel, mga tropa rin. Mga tropa. Pang banda talaga siya, eh. Oo, banda. Alam mo, Macbeth, parang gumawa banda sila ng parang suede. Pang suede na, para sa mga, pang skate yan. Tsaka ano yung vegan shoes. Yun, naabutan kami ng ilang pairs ng sapatos din, tatlo. Pero hindi siya sponsor totally. Hindi, pero parang sarap, parang pakina. Syempre, diba? Iba yun eh. At that time lalo na putok na putok yung banda mismo. Mm. Tas pasok pa sa amin. Oh, sa style niya, especially the style niya. Yun, tsaka ayun, yun yung una. Mm. Hanggang sa yung Circa, mga anong taon ba yun? 16? Yan. Ilang years din? Oo, 2016. Mga 15-16 yan. Kasabay mo dito si Rap. Si Rap, yan. Si Rap Santos. Jeram Villa Santos. Abile Santa. si Miyagi. Borja. Tama ba? Apat lang tayo? No coaching. Yun. Tapos yun. Yan. Kaming apat. Shout out kay ano muna? Kay Kuya Jojo at kay Kuya Nogi. Kayo yung unang rider ng Circa at that time. Yes. Kasi Circa, sigat yan, kasabay na, alam mo yung Supra, kung familiar ka. Oo, mismo. Kumbaga medyo kasabayan yan ng putok eh. Mm. Kasi medyo high top yun sila dati, diba? Yung Supra nun, talagang putok na nun. Eh yung Circa, parang US lang siya, tapos parang nagkaroon siya ng Philippine brand. Hinawa ka ng Vans ata, Daryl ata. Oo, Daryl. Same lang din yun, Daryl tsaka Circa. Tapos sobrang putok siya kasi isipin mo pupunta pa sila ng mga pro, di ba? Si ano, Grabet. Si Marquez? Di ba si Marquez pumunta dito? Hindi, New Balance yun. Ah, New Balance pala. If you fucks with the podcast, subscribe tayo. Like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat. Peace. Boy, kwento ko lang ah. Doon ako naka-experience na mag-i-skate kayo sa loob ng club. Club. Anong club to? Anong club yun? Sa ano yun eh? Sa Okada ba yun? Okada ba yun, bes? Tindi nun ah. Okada, boy. Hindi pa ako nakapasok doon. Parang pagpasok ko doon, nahilo ko. Bakit? Hindi ako sanay eh. Parang tangina, grabe dito ah. Diba? Parang ibang dimension to ah. Tapos may pinasukan kami na pinasukan. Alam mo yun? Tapos sa loob ng club, may rail. May rail. Tapos sabi niya. Sa tiles? Oh, siyempre. Tapos may party, may DJ. Tapos may mga umiinom na mga sosyalan sa gilid. Kasama mo yung mga pro? Oh, may couch kami. Parang after party na to nung ano eh, nung Circa eh. Parang saan tayo pupunta? Alam ko, chill lang. Pagdating doon may rail. Pati yung mga pro, sabi ni Grabet, parang, tangina, ngayon ko lang din na-experience to. May party kayo, tapos, di ba?
May skate niya sa gitna. Parang bucket list niya rin. Parang pangarap niya rin. Ano yun. Mas parang, yun, nansaya lang din. Tsaka, alam mo yun, nakasama mo mga pro, iba yun eh. Talagang... May one... first time mo nakasama yung mga pro? Hindi, yung iba pa yung sa Kamsur, may mga pro pumunta nun eh. Pero eto, yung masasabi mo na exclusive nakasama, yung kami lang. Tang, iba talaga, talagang sobrang, alam mo yun, parang hindi totoo eh. Ano pa rin? Solid baga, night parang... eh. Dream pa rin siya eh. Totoo. Up until now, kahit siguro pag nakasama ka ng pro, iba pa rin yung dating eh. Hmm. Iba pa rin yung feeling, pinapanood ko to dati. Tapos parang ito mismo, ngayon, kainuhan ko ngayon. Lalo nakausap. Si Grabet. Kasi hanggang ngayon, si Grabet, may contact pa rin kami. Nakakausap ko pa rin siya. Nag-I miss you pa rin. Pag- Saan ka, bes? Sabi ni Grabet doon, saan ka, bes? Saan na, bes? Smoke tayo. ito, man. Circa, Vans, THE. Yan ba yung mga naging ano mo, mga naging nag-push pa sa'yo forward to actually... Actually, itong Vans, next na ba natin yung Vans? Go lang, man. Yung, kung ano story mo dun? Yun. Kasi yung Circa Philippines na ano na yun, out na siya. Kasi itong Vans, hindi ko rin na-expected na mapupunta ako dun. Hindi ko rin alam eh. Kung bakit. Late lang ba to? 1918? Ay, alin? Yung Vans mo. Ano lang to, 2020. Ah, lately. Oh, 3 years. Bago lang. So, pagkatapos ng pandemic. Pagkatapos ng pandemic. Kasi ano eh, paano ba? Kwento ko na ba kung paano nangyari yun? Lapag mo na yan, bes. Eto na lang. Nagkaroon kasi ng parang online contest noon. Yung parang lockdown video. Parang maglalabas ka ng nasa bahay ka lang. Napanood ko yan. Pero ano to, Asia. Asia, ano parang skateboarding social lang pangalan. Ang parang mawak nun sila Kenny Reed, yung mga pro. Sa Habitat. Tsaka yung iba-ibang mga parang ambassador nila dun sa ano, sa Malaysia, ganyan-ganyan. Tapos, nagkaroon sila na online, parang magsasubmit ka ng 1-minute video, nandun ka lang sa bahay, mag-skate ka. Kahit ano lang, ganun. Eh, syempre, pandemic nun, hindi ka makalabas eh. Tapos, kaagaling ko lang sa sakit nun, nagka-COVID din ako nun. Ayun na. Hanggang na-anxiety ako, hindi na rin lumabas ng bahay. Parang naisip ko, makamanghawa ako eh. Dito na lang ako. Ganyan. Matagal din ako bago nakalabas. Hindi ka rin nag-skate nito madalas talaga. Doon lang ako nag-skate. Doon sa tapat namin sa court. Okay. Tapos yun, sumali ako doon. Nagpasa ako ng video. Tapos yung video na nilabas ko, nagustuhan nila. Sino sila? Sila, doon skateboarding social. Okay. Tapos, international to, ha? Oo. Tapos nag-pick silang 10. Pang ilang place ba ako noon? Champion yata ako nun. Hindi, joke lang. Pang-7. Okay. Pang-7. Oh, lucky yan dahil 7. Oh. Tapos, oo nga no. Matik yan. Angel number. Diba? Tapos, yung pang-champion nun, si Motik. Oh, nakita ko yung Motik, yung parang... Grabe yung ginawa ni Motik nun. Yung sa Walis, trineflip. Alam ko may something... Palipat-lipat. Oo, oh, pati yung parang planggana. Planggana yata ng lola niya yun. Grabe. Tapos ilagay ng trucks. Ikot-ikot mo na, nabuo pa rin. Bugi ng ina. Galing mo. Tapos, yung second nun, si ano? Ano, Barsal ba yun? Yung tiga Indonesia. Okay. Ngayon, isa sa pinaka, ano na, solid na skater ng Indonesia yun. Mm-hmm. Isa sa, yun, anyway, yun, dun na nagsimula. Tapos, parang pinost ako ng Vans Skate APAC. But ka, APAC is international, tama ba? Asia Pacific. Hindi siya dito. Bigla lang shiner ako ng shiner. Tapos parang sabi sa akin, anong size mo? Puta, sabi ko, iba na yan ah. Size na yan, boy ah. Kasi yung price doon hanggang pang 10, may makukuha yata eh. Na cash, hindi naman. Cash, parang sabi nila, hindi nila, ay hindi, may cash yun. May cash, binigyan pa nila ako ng sapatos. Okay. Kasi yung sapatos na pinadala nila sa akin, yung Jackson Pills na high cut, na sobrang limited niya. Parang ano lang siya, 50 out of 50 ano lang. Nasa iyo pa rin yan ngayon. Oo, nandoon pa yun, yung pang-gig ko eh, sinusuot ko yun. Tapos ayun, pinadala nila ako ng ganun, tapos parang nare-recognize lagi ako ng ano, ng Vans APAC. And then ayun na, si manager. Si manager. Ngayon eh, shout out sa Vans. Bex, thank you. Hanggang ngayon, in-approach ka na parang magiging rider ka na nito. Ayun na nga. Ghost Rider. Iba rin yung feeling niya na kasi I think you skated with Vans before. Kumbaga, nagsusuot ka ng Vans dati pa.
Oh, syempre, bans yun eh. Iba yun, iba yung brand name. Magpaglaro talaga. Basin on the walls. Iba rin ang basin, iba rin ang... Shoutout sa bans, man. Thank you. Kahit sa kartel, man, nag-ano rin yan. Nung, nagbibigay din ng mga sapatos before. Iba rin yan, Bad Wave. Alam ko, tumutugtog tayo doon. Tumutugtog tayo noon. 2019, 2018. Grabe, 19 yun, best. 19, Hindi ba Bad Wave yun? Hindi, Bad Wave. Cobra Kids yun, yung unang banda. Ito, sige. Ang skateboarding, meron yan kasamang bisyo eh. Normally. Okay. Ang pansin ko ah. Kahit ako. Excuse ah. Meron pa pala isa, yung THE. Oo. Mga day ones ka yan. Shoutout ko si Jack. Ang THE is clothing eh. Oo, clothing. Legend na sa ano na rin, na pamilya na rin namin yan. Nung nag-start kami na wala talaga kami nun. Talagang sila yung nag-push amin na pumunta sa ganito, sa ganyan. Sa Cubao. Sa Cubao yan. Jackass ko na ito. Oo. Yan, mga day ones ko naman yan. Kaya naging napatambay ako nung Cubao. Port door pa sila nun. Naalala ko yun na ano ako na na-injury ako. Yun. Siguro na mapag-usapan yan. Yung sinasabi mo kanina. Na-injury ako sa kung ano-ano mga bagay. Pero mga day ones ko yan. THC, Kuya Jack, Kuya Dino, si Kuya Ogs, thank you. Maganda na lagay ka sa ganyan. Yung THC at that time, sobrang ahead of its time yan. Ha? Sobra, oh. Kumbaga sila na yung supreme ng Pilipinas mismo, at that time. Mismo, yun talaga yun. Oo. Iba rin yung ginawa nila wave for mga brands ngayon na nakikita nyo ngayon. Feeling ko nga sila yung inspiration ng mismo. Madami. Madami dun sa mga sikat ngayon. And maganda naging part ka nun. Oh, sobrang thankful ako dun. Good times. Nag-aabot din ba sila ng as a skater ka nila is pera or damit or kung ano man? Wala. Ano lang. Palit lakas lang. Palit lakas. Hindi, suporta sila pag may mga alis kami, kasama sila. Katulad yung ginawa namin, yung five days in the street. Yung, this is not a skate tour. DIY lang yun. Tapos kumuha lang kami ng mga sponsor sa kung saan hanggang, nagawa namin. Premier, ganyan. May nandiyan pa yung video ngayon yan. Oh, nandun pa rin yun. Nasa THC pa rin yun. Nasa YouTube ba to? Nasa YouTube din. Okay. Ano natin, pop natin dito, man. Try nyo panoorin. May part ka doon na Montage eh. Tapos kami yun. Okay. Mga THC team. Going back, spank ka. Ang skateboarding, madalas yun meron kasamang bisyo yan eh. Yan. Anong masasabi mo sa bisyo mo naging ganyan? Or kailan ba nagsimula yung ganyan mo? Ano, paano ba? Bisyo? Sa skate? Yung skate, bisyo talaga siya. Na-addict ako doon. Ito yung ano, yung it comes with. Bisyo na ay, yung kasama, kasama siya. Oo, na... Normal yan, as sa teenager ka. Marami kang ano eh. Paces ng buhay yan eh. Dadaan si ganito, si ganyan. Party ka. Kasama yan eh. Good times yan eh, di ba? Kaso nga lang, yun nga. Ano ako eh, mas lumalim ako doon sa bisyo. Kaya, napansin mo yung... Kung nakakasama mo ako, nasubaybayan mo yung skate ko noon, parang medyo tumamblay ako ng mga early shit na ganyan. Kasi, alak to ah. Alak to. Sobrang... Idol ba siya, no? Si PD. Si Peace Drunk? Si Dustin Dolin. Oh, Kailangan ko rin magpatatunan ganyan. Ayan, oh. Sobrang iba. Dustin Dolin. Naging Dustin Dolphy. Hindi, idol ko yan si Dolin. Shoutout kay Bok. Mga Death Wish, mga Baker, mahilig sila sa ganyang lifestyle. Yun talaga yun. Dun talaga. Lalo na yung Baker 3. Remarkable sa akin yung video na yun. Talagang iba yun eh. Peace Drunk eh. Diba? Hindi talaga. Dustin Dolin, si Ellington Greco. Solid yan. Kumbaga, yung ano na to, yung kagilap ng skateboarding is yung vision na yan, which is yung alak sa'yo, para sa'yo. Ano nangyari sa iyo? Kasi alam ko ano yung may ano ka dati before diyan eh. Nakikita ko sa mga video, nakikita ko sa mga ano. Una agad sa ano, no? Una agad sa dance floor, no? Oo. May minsan ka nakikita, nag-iinom ka na, hindi ka na nag-skate, Times na ano, parang ayun na yung ano ko eh, parang ano ba? Yun na yung na-addict na ako eh. Nasabi mo. Oo, parang nawala na rin yung focus ko sa pag-skate. Nakapag-skate pa rin naman ako, pero hindi unlike nung mga una-unang mga early days, talagang hayak na hayak ka. Pero parang dito, parang naubusan ka ng lakas lagi. Kasi, hindi naman ako yung araw-araw umiinom. Tawag ba doon? Binge drinker ba tawag doon? Yung minsan lang, pero sagad. Lalo na pag pumatak yung Biyernes, Sabado, Linggo, nakaw! Tapos, combo yan, may event ng Cubao Friday, tapos Sabado. Ay, hindi, ganito yan. Madalas lagi.
Sabado, Expo yan. Expo. Linggo, it's Iri Sunday. Yung Sunday yung Iri. Iri Sunday. Oo, Sunday. Diba? Kung Sabado. Sabado, Expo. Expo pa rin. Okay, okay. Putukan lagi. Palang, talang ano, wasakan talaga lagi. Alam mo yun, kinabukasan. Nagi paulit-ulit siya na ganyan. Oo, hanggang nasanay ka na, parang inalap-alap na ng katawan mo. Pero maliban doon, may mga una-una pa kami mga tinatambayan. Yung yung skins ko, alam mo yung sa Malate. Oh, sa Malate, sa Malate. Grabe yun, boy. Club siya, di ba? Club. Oh club. Yung street na tanya, legend yun, boy. Bago magkaroon ng B-side, bago magkaroon ng ano to? Ng Kubaw X. Skins muna. Talaga, talaga. Oh. Sila Puji. Yung si Puji. Oh, shoutout. Sila Puji. Yeah, si Puji yata si nagbanggit sa akin ng skins eh. Tsaka yung mga tiga ano, mga tiga. Ang pangalan yung street doon? Yung crew nila doon? Malbar, Malbar. Malbar boys, yan. Shoutout, Malbar crew. Sila ano? Sila Poshua. Yan. Yung mga naasama ko doon. Ano yung isang buong street yun? Tapos, kasi ang ginagawa namin, mag-skate kami ng Loton. After ng Loton, doon kami didiretso. Doon na mag-PD. Oh, pero ang ginagawa namin, sa Loton pa lang, nag-PD na. Peace drunk na. Para karga ka na. Para pagdating mo ng, ano, ng skins. Skins. Parang medyo ano ka na, talagang wild ka na. Yung isang street na yon, uso-uso pa kasi dati yung mga, ano, yung mga EB-EB. Yung mga emo, nandun sila. Yung mga punk, nandun sila. Yung mga hip-hop. Yung kabila naman kasi, Lewar Bar. Tawag namin yun, hip-hop bar yun eh. Mga ghetto. Ghetto bar pala, sorry. Doon, tas yung kabila, tas mga skater andun. Nag-inuman lahat doon. Sobra, talagang alam mo yun, talagang all out war doon, talagang magulo lahat. Tas magbabasagan. Ay, away. Away. Takaway ang alak eh. Tapos, bagan siya. Ilang beses na kami nahuli doon eh. Tapos maglilinis kami ng Loton. Sagad ang ano men, sagad sinagad mo ang addiction mo for alcohol. Masabi mo, may mga times ba na parang nag-iinom ka lang ng sarili mo? Ayan, ayan na nga. May mga times na parang alam mo yun, parang nanginginig ka. Totoo. Oo, nanginginig ka pag hindi ka nakakainom, tapos parang moody ka. Hindi ka na nag-skate masyado nito. Tapos, ah? Hindi ka na nag-skate masyado nito. Parang nag-i-skate ka, pero parang alam mo yun, parang hindi na para sa skate. Nga eh. Nag-skate ka para makasama yung mga tropa mo mag-inom. Tama ba? Tsaka promotor ako dati. Unang-una ako sa first place lagi na kailangan dyan to, hindi pwede ako ganyan. Hanggang sila, naawa na rin. Pero good times yung mga, ano na, yung mga nangyari na yun. Inasagad yun, lalo na sa Expo. Yung sinabi ko nga, yung nagpa-benefit yung THE. Hindi pa THE, noon Fourth Door pa. Fourth Door pa sila. So yun yung una nilang pangalan. Oo, yun. Hindi ko alam yun ha. Okay. Fourth Door. Tapos, may stage kasi doon. May, sa Expo nun, may stage. Ang taas ng stage doon. Mga, gadito. Katao. Eh, ano, crowd surf. Yung unang talong ko, natalon ako sa mga tropa. Pa somersault pa, boy. Okay. Mala playboy karte yun, ha? Oo, siyempre. Ano? Oo, kami kasi. Palakpakan. Yay! Sinalo ka. Oo, siyempre. Yung kami ulit. Karga. Yeah. Eh, may tumugtog metal. Oo. Tas parang nakikita ko na dati yung parang, oh, ikaw na naman, nakita na naman kita. Ikaw ay lumalang bars dyan. Siyempre, lasing ka na, bidaman ka. Sabit-sabit ako dun. Pagtalong ko, aala ko, nandun ako sa mga tropa ko. Yung pag-tumbling ko, aala ko, yung mga tropa ko yun. Yung pala iba, ibang tambay. Tapos malapit siya sa gutter. Pagtalong ko nun, summer salt, etong panga ko na to, gumanon sa gutter, gumanon. Okay. Malala. Malala. Nangisay nga ako ng saglit eh. Tapos pagtayo ko. Ulo? Kaya ka nangisay? Dito. Okay. Ulo din, ulo. Tapos pagtayo ko, nag-hysterical na yung mga tam. Tapos sabi ko, tuloy, ang inuman. Gawagan pa ako. Party na ulit. Tapos sabi ko, pat ganun ang ano, ang lansa. Tapos ang dami kong dugo dito, tol. Ang dami kong dugo dito. Tapos nakita ko ng mga tropa, paano ka? Ganyan. Hindi nila alam na tumalon ako. Ganyan. Tapos sabi ko, matulog. Hindi ako natulog. Ganun, gising pa rin ako. Tapos pumunta kami sa bahay ng tropa. Sabi ko, matulog, ganyan. Eh, nag-iinom ka ba nito? Nag-inom pa kami. Tuloy pa rin. Sabi, sundot lang yan, boy. Red Horse. Ayun. Buhay pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ko siya, ay hindi, eto. Tapos nangyari na nun, parang lagi na sumasakit yung ulo ko. Damn, okay. Or na-anxiety lang ako, something ganyan. Tapos hanggang nagpa-check ako. As yun na nga, yung Fourth Door in THE, in that time,
nag-support sila, tapos ibang mga tropa. Nagano, parang Poracos. Oh, Poracos tayo sa Ulita. So may nakita, internal. Hindi, wala. Wala naman. Parang may migraine daw ako kasi lagi daw ako nag-consume na alak, puyat, ganoon. Tapos that time vegetarian pa ako. Okay, okay. Eh yung diet ko ng vegetarian that time mali. Kumbaga yung kinakain ko parang yun lang, kailangan natin ng protein, kailangan ng carbo kung ano-ano. Ayun. Kaya yun, kumain ako ng karne noon tapos naglaylo na onti sa alak pero hindi pa rin. Sabi hindi ko onti pa rin, sabi ko onti na lang inumin ko, dalawang bote lang. Dalawang mucho. Oh, dalawang case tayo para rin. Okay, dalawang bote, yung isa gin. Gin na halo mo na, di ba? Ang lala, anong gagi? Arte? Yun talaga, yun yung mga, ano, mga discarte sa, dahil sa B-side. Diba? Pag, ang bote nito ah. Hindi, basta, yan, basta maamats. Hindi na malamig yan, tol ah. Hmm. Haluan na natin yan. Ah. Power shot pa kami, pag ano. Pag bago, di ba mini-stop pa yun, 7-11? Mini-stop. Sa gilid. Bili kami ng ano, yung drop, ang tawag din, yung Pilsen na red. Tawag doon? Pilsen na red, hindi ko ano yan, hindi ko naabutan. Tapos bubutasin namin. Yung ginagawa ng baker nga eh. Bubutasin mo. In can. Oh, shotgun. Pero yung dry. Super okay. Dry. Yun, super dry. Lakas ng amats nun. Pag late ka na, nakuha ng technique sa akin. Pag late ka na pumunta, ba, galing ka ng school, okay, galing ka ng work. Pag late ka na. Para sumabalis lang amats nila. Tangina, huli na ako. Yung ginagawa namin. Shotgun, ubus na nga. Ubus, oo. Sa pool agad yun, mga, sa pool kahit agad yun. Sa pool yun. Kahit sa can. O yun, sa akin, sa pool ako dun. Okay, tapos susundot ako muna lang sa loob. Okay, sa akin yun, na may natutunan ako dun, ha? Tapos, yun, hanggang sa, ano, lumalim. Yung, parang sabi ko, hindi na ako nakapag-skate. Nawala yung passion mo sa skate at this time na, damn, gusto ko na lang. May time na ganun, para kasi ang hirap mag-skate pag may hangover ka eh. Ang gusto mo magawin sa hangover, inuman mo ulit. Oh. Pero na health conscious na ako nung kasi parang yun na nga parang alam mo yun. Bigla na lang may mga pumuputok sa akin ng mga anxiety, panic attack. Hindi ko pa alam yun mga anxiety panic attack noon nung mga time na yun. Ito na naramdaman mo na parang binabawian ka na nung alak na sobrang sinasagad mo. Naramdaman mo eh, may ano na eh, may backlash na eh. Kumbaga binigyan ka na ng ganito. Tsaka mo ba naisip? Ba't mo naisip mag-sober? Kasi Spunk ngayon ay ang alam, pagkakalam ko, ilang years ka nang sober? Ano ba? Eight years. Eight years. Ay. Grabe, isipin mo, no? Galing to from someone na, yun nga, sabi mo, sobrang na-addict ka sa alcohol. Tapos parang na-realize mo, kailan mo na-realize na kailangan ko na maging sober? Yan. Kasi parang dati, gusto ko nang minto eh. Mm-mm. Kasi napapansin ko parang, wala nang minto ah. Parang, hindi na binge drinker, parang araw-araw na. Parang, addiction eh. Oo, mismo. Tapos yun na nga, yung parang yung cellphone ko, sasangla ako sa pinsang ko. Totoo pala yun, ganun. Akala ko yung parang pang-addict-addict lang, pang saga-saga lang. Hindi. Pag-addict ka na sa isang bagay, tapos wala ka talagang pang ano. Pang follow-up. Ano ka, moody ka, ganyan. Parang, agit. Parang yung loob mo, parang hindi kompleto. Kailangan mangyari to, ganyan. Hindi ka ba nakatulog dati na walang alak? Isa pa yun. Eh, pag uminom ka, hindi ka naman makatulog eh. Kasi, mabibitin ka eh. Inom ka pa ng inom hanggang magsuwakas, ano. Tapos diba? Makakatulog ka na. Iba pa naman ako pag uminom, talagang wild boar eh. Talagang party boy eh. Bakit ano, man? Ba't tinigil mo? Ano, yun na nga, yung mga anxiety, panic attack, lumalabas. Hindi ko alam yung kung ibig sabihin nun. Tapos, sobrang defocus sa mga bagay-bagay ba. Diba? Tapos, sa relationship, wow. Sa family, lagi na akong pinapagalitan. As one time na parang eto na, parang doon na nagsimula yun eh. Nagkaroon ng compi, kwento ko okay lang. Go ahead. Nagkaroon ng compi sa Imus, champion ako noon, class A. Pero peace drunk ka pa rin ito ah? Oo. Okay. Hindi ko alam paano ako nanalo eh. Parang alam mo yun, parang, last shot mo na. Alam mo yung mga, last shot mo na, papasyati ka pa ng mga homie, di ba? Tapos tumira kang last trick na buo. Yeah. Naalala mo ko anong trick to? Ay, shit. Hindi ko na maalala. Sige. Kickflip. 5-0 yata. Kickflip 5-0. Oo, nga ganun. Makaya pa mag-flip in nun eh. Tapos, yun na. Nagtuloy, ano, nanalo na ako nun. Ng board. Tapos, si Jack, binigyan na ako ng supply nun para palitan mo na yung sapatos mo. Binigyan akong Fallen, yung Chris Cole. Fallen. White. Naalala ko yung white. Sa bag ko yun.
punta kami expo. Mm. Eh, may onting cash prize. Eh, yung mga homie nandun, papainumin mo, papauga ka. Mm. Diba? Parang, ito ay na. Ito ah. Para superstar yung bagsahan. Siyempre, sige, ano, panalo ka, sige, inom tayo. Panalo ka, paningin nyo. Diba? Ganun. And then, nung nag-start na yun, inom kami. Hindi ko alam na nangyari sa akin. Okay. Ang sabi, may naalala ko na onti. Yung ulo ko raw, inuumpo ko dun sa parang puno dun sa may, alam mo yung dating Future Bar? Sa likod. Sa likod. Future sa, yung ano? Yung iba na ngayon? Sa, hindi, sa, hindi sa loob ng expo yun eh. Pero sa expo dati yun. Ay, yung okay, original okay, na party okay, yan. Okay, okay. Sa utol ni Say, La Austin. Tapos may puno dun na may pako. Inuumpo ko rin yung ulo ko dun. Sabi ko, hindi ko, basta naalala ko lang, gumaganon-ganon ako eh. Tapos parang yun na, dugo na naman yung ulo ko. Tapos umuwi ako ng Novaliches. Mm. Wala na yung pole na sapatos. Yung skateboard ko wala na rin. Okay. Yung cellphone ko wala na rin. Tapos, hindi na ako naka-short. Naka-boxer na lang ako. Paano ka naku eh? Hindi ko alam eh. Wala talaga? Oo. Ba't yung mga tropa mo, hindi ka... Iniwan ko raw sila. Bigla na raw sumakay. Nagpa-jabang. Naging jabang man na lang. Bala kayo dyan. Asa, uwi na ako. Sumakay ako ng bus. Mm-hmm. Pagbaba ko ng Nova, nag-barker pa ako. Parang para makauwi ako. Oh. Pagdating ko doon, sa ba to? Sa doon na sa amin malapit. Sinalubong ng airpot. Sinalubong ng suntok. Oo. Sinuntok ka? Oo. Tapos nagalit na galit sa akin. Papaiyak ako noon eh. So, parang yun. Parang, kasi sobrang wild din ka na ito at this time. Hindi na nga kumabot sa bahay eh. Kumbaga parang gate na ng kapitbahay namin ako nakatulog. Parang konti na lang, uuwi ka na. Tapos nagising ako sa airpot. Doon. Tapos yun na. Doon na ba nagsimula ang mga bagay-bagay na damn, ayoko na to. May times na ganun, pero hindi, ewan ko, parang sabi ko, 2 bottles lang ulit. Basta gradually. Tapos ikot na naman. Na... ganun naman yung cycle. Pero kumonte. Pero hindi na, umonte. Parang nagtitira na ako lagi. Tapos nagalit na rin sa akin yung mga sponsor. Yan, si Jack. Kasi, hindi na kita bibigyan sapatos. Ganyan. Kasi nawala yung... Tapos binali ko pa raw board ko noon. Tapos nawala. Ayun. Iba rin eh. Iba rin yung dating noon. Umaga kung sa ako, umagad na, naniniwala sa'yo yung mga tao na to eh. Oo. Tapos mismo, parang papakitaan mo ng wala in a way at that in a way na parang yung mga binibigay ko sa iyo siguro as a sponsor ah parang binabaliwala mo. Yun ang basa ko sa dating na nangyari na yan. Kasi iniwan mo lang eh. Iniwan mo lang. Ayun, tapos ayun, buhawi na lang, diba? Tapos paano ba? Hindi, ano pa rin, kumbaga lagi pa rin ako uminom pero hindi na siya na. Tulad ng ganun na hard pero hinahanap pa rin talaga hanggang eventually nawala. Hindi ko siya natitigil eh kasi yung iba maraming set of group na tropa eh na pupuntahan si ganto yung galing ng ibang bansa uuwi tapos yung isa uuwi din kasi sa tropa namin parang ako yung ano eh kumbaga parang pang intro. Kailangan tayo sa mga kasama natin dapat yan sa ano, sa ganito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan. Ano may para lahat masaya, ganyan. Medyo ano eh, medyo wild din tayo nun. Tapos, ayan, hanggang sa, saan ba to? Nagkaroon ng kompi sa Baler. Ito na. Punta kami ng kompi sa Baler. Ano yun, invitational. Biyahe kami. Eh, so sobrang excited namin yung mga homie ko. Ininom na kami sa biyahe pa lang. Gin na kami, gin. Pagdating doon, wala akong puyat kami talaga, wala akong tulog. Pagdating doon, punta kami sa dagat. Sa dagat, pre-drinks. Emperador, sponsor. Ayoko niyan. Nandiyan na tayo eh. Mag-beer na lang tayo sa gilid. Pag-inom ka ng beer sa gilid, boy, bigla nang manhid yung pa ako. Okay. Tapos para ako nagtatatay. Tapos yung paningin ko nandidilim. Tapos bigla akong tumumba. Dami ko raw sugat. Tumumba ako. Hindi ba sa... Tapos nag-seizure. Hindi ba sa sand ka natumba? Kasi ayun, sa sand. Sa sand. Hindi naman ganun kalala kasi sand hindi concrete. Sand na may onting bato-bato. Pero may mga sugat ako nun eh. Tapos bigla na lang... Nagising na lang ako nun. Nagdatingan yung mga tropa. Sabi nila, nangyari sa'yo. Kala napaaway ako. Di, sabi ko, hindi. Baka... Sabi, parang ginising ako ng nurse ba yun o doctor na foreigner medical mga medical ganyan. Tapos sabi ko, hindi okay lang ako ganyan.
Puyat lang to. Eh, kompi ng Balera, nalo ko. Game of Skate. Ah, so natuloy pa? So tuloy. Nagpahinga lang. Tulog na tayo. Tapos kinabukas ang kompi ulit. Eh, syempre, alam mo naman yung Balera. Pag nagpa-event yan. Sagaran. Oo, sagaran yan. Cash prize yan. Ganyan. Nanalo ako Game of Skate. Okay. Tapos, nanalo pa ako. Basta dalawa yun eh. Oo. Naalala ko dalawa yun. Dalawang trophy ko nun. Siyempre, ang gagawin sa pera. Pag-inom. It's party! And may tulog ako. Tinesting ko. Natesting ko, baka sakaling puyat lang, kaya ako ganun. Wala naman pala eh, sabi ko eh. Naminom kami. Sila ako makasama, sila Mark Fernandez. Wala naman pala eh, okay-okay naman pala ako nun eh. Tapos, pag uwi ko ng Manila, nagkaroon ng kompi sa Riles yun eh. Riles ng tren, dun sa may... Blue Mantrit? Something ganun, basta papunta dun, ganyan-ganyan. Sikat yata spot na yun, Blue Mantrit yung may tren. Ewan ko, nabanggit lang sa akin. Ganun. Tapos, nag-inom kami dun, pauwi kami, kumain ako. Kung ano yung pakiramdam ko nung sa Baler. Nang matay ka? Ganun na, on the way na, on the way na. Yun na yun na talaga yung pakiramdam ko. Tapos, parang yung mga kasama ko nag-uwian na ako na lang, sasakay na lang ako ng jeep. Wala akong ibang malapitan. Parang ganun. Tapos biglang may nakita random na tropa na dumaan. Nakasama ko rin sa Inuma. Sabi ko, tol, latid mo ako sa amin. Okay, sa hospital, hindi ko na kaya, ganyan. Ganun nakalala, ganun nakalala. Kasi, ano eh, akala ko okay na siya eh. Akala ko, puyat lang ako. Sabi nila, pag puyat ka, ikain mo lang. Di ba? O kaya, ganito, ganyan. Tapos, hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang. Naka-uwi ka naman na maayos nun. O, naka-uwi. Tapos, parang, yun na yung parang tumatak sa akin. Kapag nakaramdam ako nun, parang yun na yung mangyayari sa akin. Doon na pumatok yung ano ko, yung anxiety ko, tsaka yung panic attack. Na doon ko na nalaman. Hindi mo pina-check up to? Patagal pa bago pina-check up. Tapos sabi nung doktor, kasi yung ano raw yung dito, yung sa dugo ko. Basta sa blood sa ano yun. Technical na. Tapos ang pinakalalo ko lang yung potassium ng level sa katawan natin. Sa akin sobrang bababa na raw noon. Buti hindi ka na ano na nangisay ganyan. Bigo nung unang araw po ganyan. Tapos yun, parang doon na lang din pumitik. Na sabi ko, tama na. Oh, stop eh. Stop talaga eh. Kumbaga parang umiyak eh. Na-stop na eh. Sabi ko, kailangan nang gawin eh. Kailangan para makabuti, eh, 'di ba? Yun na 'yung tumuulak talaga sa iyo. Sobrang daming beses mo na naramdaman tong itong sabihin tawagin natin siya panic attack. Oo, 'yun. Naramdaman mo na maraming nahihimatay ka nga eh. Tapos ang lala eh, kumbaga madaming times na binigyan ka na ng ganito. Doon mo lang na-realize ng mga bandang lima bang na anim na, damn. Oh, 'yun, ganoon talaga. Tsaka bidigla ako siya. Oo. The cold turkey. Ang yun, hirap na na. Hirap. Mahingi delikado 'yun. Oo. Delikado ng araw 'yun eh. Hindi ko siya dinandaan kasi kumbaga Yossi ako noon tsaka alak. Malakas ka na mag-Yossi. Oo, lalo pag inuman. Ang ganda pang magandang intro 'yan, 'di ba? Pag punta ka ng spot na kayo si ka. Kuya, ang ganda ng ano, boy ah. Matik. Tapos 'yun, sinabay ko siyang hinto. Sabay cut talaga. So magkakasakit ka nito eh. Feeling ko magkakasakit ka nito. Nakasakit. Yung withdrawal ko isang taon. Alam mo yun? Isang taon. Withdrawal syndrome. Isang taon. Yung parang ano, dreamy ka. Parang hindi ka, parang ano ka? Lutang. Minsan pa nga, takot na ako lumabas. Tapos lagi na ako umiyak dun sa bahay. Talaga? Umabot sa depression? Oo, sabi ko sa mama ko, ma, hindi ko na kaya. Ano bangyari sa'yo? Parang sila, hindi nila ako naiintindihan. Yun nga, sabi ko, ganyan. Tapos, ayoko matulog na hindi ko katabi mga utol ko. Tapos pumunta ako ng one time nang skate ako dun sa lugar namin sa Evergreen. At this time na nagwi-withdrawal ka, nag-skate ka pa rin ito? Oo, pero takot ako lumabas eh. Nilakas ako yung loob ko. Kasi pag nakaramdam na naman ako ng hilo, ayun na yung, parang inigma ba tawag doon? Yun yung parang, mangyayari na naman. Yun na yung tumatatak. Pumunta ako sa spot namin dun sa Evergreen. Tapos dura ako ng dura. Tapos pag may dugo, sabi ko, ay, tangina, may problema na ako. Ayun na. Nagkaroon ako ng health anxiety. Parang masyado akong, natakot na mangyayari ulit. So may dugo? May lumabas sa dugo? Hindi, parang pinudugo ko lang yung uso ko. Alam mo yun? Tapos tatanungin ko, ikaw, kay skate kita, bes, namumutla ba ako? Pag sinabi mong namumutla ako, may ilo lalo. Kasi na-anxiety ka kasi naisip mo siya eh. Ang hirap, dol. Ang hirap labanan. Alam mo yun? Lalo ng time na yun kasi hindi mo pa siya kayang... Alam mo yun, hindi mo pa kayang sakyan yung mga ganong pangyayari. Hanggang sa yung one year na yun, na-encounter. Tapos,
may mga taong tumulong, nakausap na, na naranasan din nila. Sobrang helpful nun yung mga tao na yun. Kaya ayun, hanggang ngayon straight okay edge. Na straight edge yung term dito, diba? Hindi, iba yung straight edge eh. Pag sinabi ng straight edge, eh dagdag ko lang. Ano yun? Galing siya sa word ng mga hardcore punk. Movement siya. Ng mga hardcore punk na not into drugs. Ganyan. Oh, ganyan, etc. Meron din mga vegan straight edge 'yun. Pero yung label na 'yon, iba naman yung sobriety, di ba? So 'yun, doon na nag-start 'yon hanggang sa nakasanayan ko na lang na hanggang ngayon. Amen. Sobrang proud ako sa iyo, men, sa at sa mga tropa natin na ginawa, nagkinaya. Kinaya yung mga ganyan. It's not easy, man. Sure ako, hindi sobra, hindi siya madali, men. Sa mga pinaka-struggle ng mundo 'yan, especially ang mga tao, mabisyo talaga ang tao, mga skater, no? Offense, mga skater, kasi naging part talaga 'yan, naging part ng ano mo eh, oh, naging part siya. Subukan mo, pwede naman sumubok eh. Pwede subukan. Wala namang masama. Oo. Pwede mo siya gawin up until na kung gusto niyo, pero sa in one point in time sisingilin ka niyan eh mismo. Naniniwala ako sisingilin ka ng mga bisyo na ginagawa mo ngayon. So ikaw ba, ano masasabi mo sa mga tao na nasa ano pa rin, kulong pa rin sa ganyang bagay na alam mo yon, trap pa rin sila sa nangyayari na ganyan eh. Sa akin, i-open up nyo lang. Kailangan nyo ng tulong. Kasi pag usaping depression, anxiety, panic attack, addiction yan, parang malimit pag-usapan, lalo pag mga lalaki. Tabu eh. Kung maga, iisipin ng mga tao, mahina to. Siyempre, lalaki, alam mo na yan, yun yan. Pero mas maganda, pwede mo naman i-open up sa mga tropa yan. Lalo na yung mga, kami, willing kaming ano, magbigay ng advice, tumulong sa inyo. Kasi, alam mo yun, yung bisyo, di naman masama yan, di ba? Normal lang yan. Dumadaan pace nga ng buhay. Pero, mahirap kasi yan pag bumaon ka. Pag yun ay naging outlet ng buhay mo, lalo na pag, kunyari, galing ka sa heartbroken ka, tapos yun nila yung sinandalan mo, pamilya mo, ganyan, yun yung sinandala mo. Parang dunga na lang din aakap sa ganong sistema. Na which is, nakakalimutan mo yung sarili mo na lalayo na sa'yo. Amen? Amen. Diba? Nay, maganda, man. Diba? Tsaka, especially galing sa'yo kasi, ikaw, naranasan mo to na matindi. Totoo, sobrang. Naranasan mo to na naramdaman mo yung saya, naramdaman mo yung hirap. Ngayon na parang sober ka ngayon for 8 years. 8 years. Anong feeling? Sobra. Tangina. Pero ito lang, no regret yan. Mm-mm. No regrets yung, ano, yung pagiging ano, drunk as before. Mm-mm. Kasama talaga siya. Kasama. Pero thankful na lang ako kasi, alam mo yun, parang yung hindi naman to, hindi mo to magagawa. Mm-mm. Ng, ano, alam mo yun, ng parang ganyan, dahil narinig mo, dahil uso, ganyan. Mm-mm. Hindi, para sa sarili mo. Sarili mo pa rin yung totoo gagawa niyan para sa'yo. Kung maabuti, di good. Kung maabuti sa'yo yung pagbibisyo, edi okay lang, 'di ba? Kung yun ang papagana, pakiramdam mo, good lang, walang kaso 'yan. Pero para sa akin, sa sarili ko, parang mas pinili ko 'to para maging mas okay. Mas para masaya mas sumabay yung PC mo, 'di ba? Masaya mo, mas masaya ka ngayon. Mismo, sobra. Iba. Ngayon ko na experience yung nga, tuloy ko na yung nag-sober ako nung 1 year na lampasan ko yung withdrawal. Yung nag 2 year, 3 year, 4 years, yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati. Lumalabas siya eh. Nabivisualize mo. Pagano tumatagal. Nagagawa mo na, magugulat ka, nandun ka na. Magugulat ka na ganito. Tapos, ano mo yun? Simula na, ako ang dami ko nagawa eh. Nakapag-skate ka na mas maayos dito? Hindi ko, paano ba? Noon nakaka-skate naman ako eh, pero iba yung pakiramdam ng gigising ka, alam mo yun, yung ang sarap sa pakiramdam, hindi ako over. Tsaka yung mindset mo, focus sa mga gusto mo marating. Paano pala pag yan ito, Spunk? Siyempre, may mga tropa mo nag-iinom pa rin eh. Matik. Kumbaga, anong gagawin mo pag ganun? Tunga pa rin, sa inuman. Nandun ka pa rin? Oo. Anong gagawa mo? Doon nga, kwentuhan. Okay. Ikaw pa rin okay. Babangka. Okay lang yun. Okay lang yun. May mga times dati na nag-iinom kami, may mga parang yung nangyari sa'yo. Oo, matik, up until now. Ganyan. Pero, siyempre, makaibigan mo yan, matatanggap ka nila, matumagal, na maintindihan naman nila, mga ganung bagay. Alam nila yung laban mo, men. Nilaban mismo, mo yan eh. Kanya-kanyang, ano yan eh. My war.
Ganun. Tapos, ayun, so suportahan nila. Ganun lang yun. Ito na, Spunk, na pumasok na yung sobriety mo. Ito na yung mga gumaan na yung buhay. Umayos na ba yung relationship mo ito sa with your partner or yes. your sa parents mo? Mm. Kasi ano eh, mas marami ka ng oras sa kanila. Mm-mm. Kasi nandun ka lang sa bahay nyo. Mm-mm. Tapos, dito na yung nakapag-work ako. Nagtrabaho so, ka? Oo, nag-work ako ng yung parang talagang hustling na sagad. Grab. Mm-mm. Grab ano, grab rider ako eh. Nagtrabaho pa nga yata before sa ano eh. Saan? Tapos nakabili ka ng kotse mo. Eh, iba ano, pa yun. Iba pa yun. Mga early days pa yun, bes. Nagugulat ka, ba't alam ko yun? Na-invite ba kita doon? Hindi pa kita. Yung mga early days pa yun. Medyo kabataan din. Ano pa ako nun ah? Hindi pa ako sober nun eh. Oo, kumbaga pampondo mo rin sa tsaka, vision yun din, mo yun eh. Kaya lumalim ka doon sa vision na yun. Kasi nagka-pera ka eh. Nagka-pera ka eh. Hindi mo natitikman yun yung mga ganung bagay. Matik boy. Anyway, huwag natin palikan niya yung mga okay, ano na yan. Okay. Kumbaga, eto na, nag-work ka na maayos. And nagsimula ka na umayos ulit sa siguro sa skateboarding. Parang nag-push mo forward na naman. Bumalik na naman yung pagmamahal mo sa skateboard na matindi. Tama ba? Oo, yun. Kasi noon, yun nga, sabi ko nga kanina na medyo ang daming parang, ano eh, mabigat lagi yung katawan ko, ganyan. Yung utak mo hindi nakapokus na maayos. Pero nung yung iba yung sobrang layo nung dati sa ngayon. Matik. Masasabi ko sobrang yun nga yung sa trabaho tsaka yung gastos. Mm-hmm. Tangina biruin mo. Trinay ko lang na nag-gaslin ako. Chinek ko yung budget. Oo. Tangina nakakaipon ako tol. Diba? Parang dun pa lang parang panalo ka na eh. Diba? Diba? Tapos yung parang katawan mo parang basta alive man. Lakas mo eh. Lakas mo eh. And you feel good. Dito na ba yung nagsimula yung Commander Cobra? Ay, iba pa yun. Yung Commander Cobra, singit lang natin onte. Oh, go. Nagiinom kami yan sa Pampanga kasama yung Peste Boys. Shoutout Peste Boys. Magaling kang kupal ka. Ano ba Commander Cobra sa YouTube channel ba yan? Ay, okay. Sorry. O pagkatao mo yun na... Akala ko ano. Sorry. Ulit. Akala ko ano. Halik sa Cobra yung naisip ko eh. Oo. Yung Commander Cobra, doon talaga siya nagsimula eh. Sa Halik sa Cobra eh. Ah, so, balik tayo sa Halik sa Cobra. Ayan. Nakikita ko si Spunk before pa, men. Sa mga events, sa mga skateboard. Kasi nakikita ko sinasamba siya ng mga tao. Damn! Totoo. Nakikita ko sobrang fans mo. Madami kang fans na gano'n. Tapos, may time na inom siya ng tubig. Basbasan. Tapos parang... Basbasan. Sige, may clip ka ba na? Meron. Sige, sa ano, kung hindi kayo familiar, lalagay. I-pop natin dito. Ito yung clip na yan. Ito yung ganyan yung Halik sa Cobra, tama? Yan. Yan na yung parang ano advance. Oo. Advance Halik sa Cobra. Mm-mm. Pero ang originate talaga yan, nagiinom kami sa Pampanga, diyan sa mga Peste Boys, shoutout sa inyo. Mm-mm. Nag-inom kami doon sa bahay nila, Silverio. Skate competition to eh. Oo. Bumaba ako doon sa kanila. Yan, kasama sila Kuma, sila Biel, yan. Party kami. So walang aalisan sa bahay na yun. Oo. 5 days. 5 days kayo nagiinom. 5 days yun. Tapos parang relievo lang yun. Parang pag nakatulong yung dalawa naman iinom. Pero marami kami ha. Parang ganun lang yung palitan. Anong purpose yun? Mag-inom lang talaga? Mag-inom. Mag-skate sana kami kaso maulan. 5 araw? Hindi ko sa parang 4 days ganyan. Hindi ko na mabilang pero ang tagal namin dun. Puro ganun yung lifestyle. And then... So sobrang wasak kami lahat, alam mo yun. Tawanan na, dozone na lahat, peace drunk na. Bigla na lang may nakita akong pendant. Pendant, okay. Pendant. Na necklace, tas pendant. Yung pendant niya, ahas. Mm-hmm. Tas sinote ko. Mm-hmm. Tas itong mga loko-loko, parang, Panginoon, gumagawa ganun sila.
sabi ko, anong meron? Tapos natutuwa. Siyempre, makulitans. Halikan nyo. Hinahalikan nila. Angas, angas. Pila, pila, pinapila. Tamang amas trip lang din. Amas trip na lahat. Hanggang tumatak na, pumunta na ng kompi. So, eh, pa rin yun? Hindi na, wala na yun. Anong nangyari? Dito na sila. Parang yun yung ito na, logo. Yun yung parang ito logo. Na sino nag-invento na to? Ikaw rin. Ako rin yata. Hindi ko rin. Bigla na lang lumabas eh. Bigla na lang pumutok eh. Familiar ka ba dito sa NWO? Parang, hindi, parang, kung alam mo yung NWO, basta something. New World Order? New World Order yung wrestling to. Sa wrestling, si Kevin Nash. Parang ganun din yung ano nila. Logo nila yun. Hindi, yung kamayan nila. Parang geto ka rin, man. Na, yan. Ah, ganyan. Yung sa'yo. Pwede rin ganyan. Pero nilak, milak yan. Nilak mo. Solid. Nadalas sa kompi. Ayun, sa mga kompi, pag nagkikita, halik sa Cobra. Ganun yan yun. Kumbaga, kahit ano, halik mo sa Cobra yan. Halik mo yan. Eh, nung mga time na yung kaputukan ng kaulitan natin talaga na sagadan. Okay. Diba? Tapos may social media, para na, nakikita, na-slide na nakikita nila yung mga trippings. Talagang, good times lang eh. Talagang babad lang sa good times. Ang saya nun eh. And ikaw yung nag-invento nito eh. Kumbaga, at that bigla time, na lang pumapta, sabi ko, wala akong pendant. Ito na lang, halik sa Cobra. Simple. Na-appreciate nila. Kumbaga natutuwa kasi nakikita mo na appreciate nila or nakikita nila na may ganitong ganap. Oo, mga tropa, re-recognize nila kung kalokohan mo, di ba? Galing mo ah. Ganyan. So iba pa yung dumura. Basbasan. Iba na yun, ano, 2.0 na yun, advanced na yun. Okay. Tapos yun nga, parang Alex sa Cobra, parang ano ba yun, yung sa G.I. Joe, yung Commander Cobra. Mm-hmm. Hanggang may tumawag yata sa akin na Commander Cobra. Parang, ayun ah. Doon na nagsimula yung Commander Cobra. Ngayon, ikaw na si Commander Cobra at that time. Kulit din, no? Ikaw na si Commander. Hindi, ano? Ano siya? Kumbaga, wala, yun ang tawag eh. Tapos hanggang sa, yun na yung pinangalan ko sa IG ko. IG? IG. Okay. Kasi yung, alam mo ko, IG ko dati, tsaka Facebook ko dati, Spunkrock Santos. Mas punky? Ba't nga, dahil kay Kevin Long? Yun. Dati, pag sumasali naman ako ng kompi, madalas maglagay ng mga nickname eh. Ako nilagay ko Spunky. Dahil kay Kevin Long. Oh, si Kevin Long, ginagaya ko yung style niya. Baker siya, 'di ba? Oh, Baker, lalo na yung America, yung this is skateboarding, yung era niya na 'yon. Era niya 'yun eh. Kahit yung paggalaw ng pantalon, yung sombrero patalikot, tapos yung buhukan, tapos tight shit na pantalon 'yon. Kaya tapos nilalagay ko sa kompi, Spunky. Okay. Para ilang kompi. Siguro mga dalawa. Sa Old Market. Ganun, nilagay ko yun. Tapos isa-isa. Hanggang yun ah. Spunky. Kaya nila yung name ko. Pero tawag sa'yo before Jerwin talaga? Yung mga local, homie. Oh. Pero nung ano na, skate-skate na, Spunky na. Okay. Talaga. Kasi Spunky na kita kailala eh. Yun na talaga eh. Kasi yung ang dami nickname eh. Ngayon, Commander Cobra na eh. Commander Cobra. Ako, ngayon, ano tinatawag sa'yo ng mga tao? Spunky talaga. Yung mga ano, Commander, yung Cobra, yung mga kids ngayon. Yun na yung naging YouTube channel mo. Yun. Kumbaga parang, well-known na kasi yung Commander Cobra na channel natin, channel, na page natin sa Instagram. Oh. And then, ginawa ko na rin yung, may page na kasi sa Facebook eh. Tapos, ginawa ko na siya ng channel. Ay, hindi. Iba pa yung pangalan ng channel ko nun. Spunky Santos. Tapos may kapangalan ako. Tapos, basta, ang kulit nun eh. Tapos pinalitan ko ng Commander Cobra. Kasi yun ah. Letter K. Tagalog na Tagalog. Nakikita ko yung mga ano mo, men eh. Yung mga laman ng YouTube mo. Kaya yun nga, sabi mo, stylish skater. Madami siya actually. Madami kayo makikita dito. Okay. Especially if you're down sa mga band scene. Sa mga ano, sa mga kaganapan. Mga kablagaguhan. Mga ganyan. Check that shit out, men. Tapos, sabi, maganda nga yan, nakwento mo kanina, di ba? Parang kumita ka na ng pera dito. Oo, yan yun. Pinang push forward mo pa para kumita ng camera. Itong YouTube mo, dito ko rin ba naglalabas ng parts mo? Ayun na, doon ko na inimbak lahat ng mga, ano, mga yun yung archives ko na, ano, na file. Na, pag yung mga part, doon ginagawa, yan. Dagdag ko na rin, yan. Ang dami kong nagawang part simula nung sober ako. Talagang, alam mo yun. Pangarap ko yun eh, sarili ko eh. Na magawa ko ng part, ng video part, na alam mo yun, na produce ko, na ganyan, alam mo yun, na ako yung ganito, nag-direct. Kasi pag nagpi-film ako, dinidirect ko yan eh. Kailangan din ng ganito ganyan eh. Tsaka yung pagpi-film, hindi rin basta-basta yan. Iba, may art yan. May art mismo, yan eh. May sa kanya-kanya mismo, art yan. Iba-ibang visual yan. Baga,
yung angulo, ganyan, ganyan. Kaya thankful ako sa mga homie ko na matyaga. Mm-hmm. Tangina, sobrang hard ko bumuo eh sa video part. Sobrang hard. Pansin talaga ko to, Spanka. Tagal. Pansin ko. Iba yung laruan mo dati. Oh, iba, sobra. Ibang-iba. Parang kinikwento sa akin na Fuji. Naabutan na kasi kita. Parang sobrang iba na rin yung laro mo eh. Kung baka yung laro mo ngayon yung naabutan ko. Okay. Tapos sabi ni, nababanggit sa akin na Fuji na parang, sabi ko, edi kaya rin ni Spank yung ganyan to ngayon. Yan, yung mga, in a way, technical tricks, di ba? Yung mga basic na, hindi basic eh. Yung mga tail slide, mga trap flip, mga whatever. Okay. Ano, iba yung ganyang galaw mo sa galaw mo ngayon eh. No, okay. Paano nag-evolve yun na parang okay, ayoko na to. Parang hindi ko na trip to mga Malasyan Malta type shit. Yeah, 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 yeah. Magrabet. Tas, zero type, type tas, shit, no? Nakikita ko pinakamalapit, Richie Jackson. Yun. Hindi ba? Hindi, oo. Malapit talaga yun. Okay. Ganito yan, kasi dati, nung mga kids ka, ano eh, hyperactive yung katawan mo, tsaka gumbaldog-baldog. Wala kang inintindi. Kung bigay, diba? Bigay. Bigay, oo, oh, bigay mo. Talong ka lang ng talon, ganyan. Tapilok ka, mabilis. Sa pagbata, mabilis mag-ano yung katawan mo. Mag-regen. Oo, oh, mutant, yan, no? Pero ngayon, pag medyo, pag 30s ka na, nako, sabi ko sa'yo, marami ka nang mararamdaman sa katawan. Okay. Tsaka, good thing, nakatulong yung pagiging sober ko sa akin, sa part ko. Kasi, alam mo yung dati na pag masakit yung katawan mo, isang skate ka lang ngayon, hindi na siya ganun kaano, kalala. Tsaka ano, ano ba? Saan dapat tayo? Ito nga, nag-iba yung style mo bigla. Isa style, yan. O yun nga, yung dati kasi baldugan, 0-0. Pero habang tumatagal kasi parang sa akin ah, sa part ko ah, parang hindi ko na na-enjoy masyado. Talaga? Nagsawa ka na? Or hindi mo na... May point, dumating sa point na nagsawa ka na. Nasawa ka na pa triplip. Triplip. As parang, hindi naman nagsawa, dahil pinagsawa mo. Hindi, parang may gusto ka lang hanapin na bago sa sarili mo. Okay. Na pag ginawa mo siya, in the way na, hindi ka mahirap, ay, hindi siya ganun kahirap, pero nai-enjoy mo yung skateboarding. Doon na nag-transition. Oo, nag-transition. Tapos parang may nagsalita, may nakakwentuhan ako na parang, narinig ko lang pumitik. Parang pwede naman nating ma-enjoy yung skateboarding nang hindi tayo nahihirapan. Okay. Hindi ko maalala ko sino, pero narinig ko yun somewhere. Tapos bigla na pumitik. O nga, no? Kasi I think skateboarding is para ma-enjoy mo eh. Yun naman yung essence niya eh. O mismo, up yun until nga. Now na isipin mo kung ba't ka nag-skateboard nung bata ka. Totoo. Kasi gusto ko ma-enjoy. Mismo. Tapos parang ngayon, eto wala, take ko lang to, Spanka. Yun nga, para naging trabaho yata siya. May time ba na gano'n na kailangan ko mabuo yung trick na to, kailangan ko mabuo yung line na to, kailangan... Hindi, wala naman trabaho na isip. Pero parang, ano alam mo yun, parang masyadong masakit na sa katawan, yung mga, siyempre, umiidad ka na rin. So hindi mo na na-enjoy at that part? May part na... May time na gano'n, tsaka parang may mga inisip kang priority na, alam mo yun, parang, kunyari, ganito, ganyan, parang, ganito na lang siguro magagawa ako, ganyan. Tapos, yun nga, one time na parang may pumitik na lang bigla ulit na alam mo yun, pwede ka naman mag-skate ng masaya lang, ganyan. Tapos parang, yun nga, kasi nung nag-skate ako dati, nung mga time na nagsimula ako, mahilig na talaga ako sa mga creative shit. May mga ganung na birada na tayong ginagawa na nai-enjoy ko. Sabi ko, ba't di ko kaya gawin to? Yung mga gantong ganyan. Sa kanino mo nakita to? Nung una napanood ko yung mga early 2000 din to eh. Kung kilala mo si ano, si Dorabon. Hindi na Gumiyagi. Miyagi is yung I think Japanese na ano, yung parang humihiga sa skateboard tas ano. Okay, yun, parang nakita tumpak ko. Yun. Siya yung isa sa mga nagpalawak sa akin. Pwede pala to. Grabe, iba yung impact para sa akin. Kumbaga parang ala, May art siya. Alam mo yun? Tapos parang, basta nahiwagaan ako nung una. At parang, sabi ko, grabe to ha. Iba to ha. Ang saya. Sabi ko, sobrang saya. Tapos, syempre, napanood ko yung sila Chris Haslam. Chris Haslam, iba rin yung ano, Day One Song ha. May ano, Day One Song. Yan. Tapos, syempre, yung mga old school na sila Mark Gonzalez. Mark Gonzalez. Grabe, Gonz. Tapos, hanggang kinalkal ko na yung mga 90s skater na... Alam mo yun, street skating sila. Hindi gano'ng kahirap yung ginagawa nila pero sobrang ano, alam ang ganda tingnan. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap sa mata. Tapos napanood ko si Richie Jackson, syempre. Yun na something na sobrang
out of the box talaga yung mga galawan niya. Na sobrang, alam, ewan ko, parang yung love ko, parang, sarap ah, parang, okay yun ah. Nasabi ba, testingin ko nga to? Oo, tumesting ako, trinay ko lang. Testing mo. Tumesting ka. Tumesting ka. Tapos, effective. Masaya eh. Naramdaman mo ulit yung damn okay to. Oo, iba yung bagong new trick to. Oh, parang ulit beginner. Pingon sarap sa pakiramdam nito ah. Alam mo yun, yung ganung bagay lang yung ginawa mo pero iba yung impact sa iyo. Hindi ka ba na-discriminate ng ibang skater dahil sa ganyan? Nung dati parang ano to, kengkoy lang to eh, parang ganun. Pwedeng ganto siya. Nung una parang medyo may mga skater na siguro, parang oh, ang kulit niya na, ganyan, 'di ba? Pero ang ginagawa ko kasi parang ano eh, enjoy mo lang eh, trip mo lang siyang ganyan eh. Makakasabay ka pa naman eh. Makaka-skate ka pa rin naman eh, 'di ba? Mas magaling pa si Spangy sa inyo, grabe ka. Sakto lang, sir. Alam mo eh, parang enjoy mo lang, parang gusto ko lang kasi ini-enjoy yung sarili. 'Di ba? Tsaka, yun nga, dagdag ko na rin. Injury, dagdag na rin sa akin yan eh. Mahirap. Kasi eto, noong January lang, na-injury ako. Natapilok ako. Sobrang malala yun, sakit. Hanggang ngayon, masakit pa rin siya. Pero, nalalaro ko naman na. Yung injury mo na yan, galing yan sa trick na ginagawa mo, nakakaiba? Gumagawa kasi ako ng part. Okay. Yun, mamaya, ilatag ko. Pero eto, may injury pa ako dito sa kanang tuhod. Pag ano siya, pag nag-skate ako ng buong araw, like the old times, namamaga. May tubig na lumalabas. Damn. Tapos, parang mahigpit yung tuhod mo. Tapos ka na mag-skate, papagalingin mo na siya. Tatagal siya ng mga 1 week, 2 weeks, bago mupa yung maga. Ganun nangyayari. Kaya medyo nagiging maingat na ako. Mas prone ba yung ginagawa mo ngayon sa injury o konti lang compared sa dati? Sobra. Mas nakakaiwas ako sa sa nararamdaman ko. Mm-mm. Yun na rin. Kaya rin nag-shifting ako sa mga ganitong bagay. Kasi gusto ko pang mag-skate eh. Di ba? Alam mo yun. Hindi mo naman kailangang pakamatay. Parang sa skateboarding, di ba? Sa tingin mo, man, would you skate forever? Forever? Oo, kung maga hanggang tumanda ka, hindi naman hanggat kaya ng katawan mo. Oo, hindi ko naman masasabing forever, pero... Hanggat kaya? Hanggang kaya dito tayo. Kasi iba na yung, alam mo yun, sobrang... Ilang years na ba? Ilang years na ba, Spunk? Oh, fuck. Tangina, ilang taon na yun, boy. Painto-into rin kasi na-injury ako sa basketball . Basketball? Oo, gano'n. Nabali yung nililate ko kasi may dumayo sa aming basketball, tapos nabali siya. Tapos may trick na ako nung kickflip board, ubusan. Uish, oo, ganda nun. Sabi ko, safe flores yan, boy. Tapos, nabali yung nililit ko sa basketball. Napahinga ng isang taon. Isang taon dahil sa nililit sa kamay? Pwede ba yun? Kailangan na ba lumikit ng kamay? Lumikit to dito. Umikot. Okay. Tapos binalik. Tapos parang hopeless na ako makabalik. Dinaan na lang sa... Tanong ko lang, sorry ah. Ito... Nag-enjoy sa kamay? Sa paa. Tataka ako. Sa paa. Okay. Yung... Ano ka ba? Regular goopy? Goopy. Panghagod. Okay. Hindi talaga. Tapos hindi talaga kaya. Hindi na ako bumababa dun sa court namin. Kasi naiingit ako eh. Kasi dun sa school namin, umuwi na ako ng maaga. Hindi na ako tumatambay dun sa tambahin namin. College na to? Hindi, high school pa rin to. Nahinto-hinto din ako nun. Tapos yun, ayun ba? Ano ba? Yung style mo, man, parang matagal ka na rin talaga nag-skate and hindi na prone yung injury. Maganda to, man, nagagawa mo yung mga parts mo. Oo, yun and nga. Ito yung buong kwento ng style mo ngayon. Na ito yung mga binanggit mo mga skater. Ito yung mga nag-inspiration. And meron baka bang nakikita ng mga local skater na ginagaya ka ngayon na... Or na-inspire sa'yo? Hindi naman ginagaya, na-inspire? Meron. May mga nakikita o mga ilan nilan, mga kids. Lalo na yung mga, ayun, yung mga, minsan pa nga may nag-PPM sa akin. Kuya Spunk, okay ba to? Ganyan. Sabi ko, okay yan. Kung ano yung nasa isip mo, gawin mo. Walang rules ng skateboarding. Walang rules ng skateboarding. Sabi ko, basta masaya lang sa trip mo na yan, do it yan. Pair lang natin yan. Ganyan. Kaya pag nakikita kami, minsan, pupunta lang sa spot, tapos harap ko, magpapaulan ng boneless. Okay yan, masaya yan. Basta,
tuloy-tuloy ka lang sa skate. Yan ano. Natutuwa kasi ulitin ko 'yung sinabi ko dito kay IDSG, nag-ano kami. I think skateboarding hindi talaga sobrang judgmental 'yan eh. Alam mismo, mo, na parang 'yung mga tao sa paligid na parang do your thing. Gawin mo 'yung kailangan gagawin mo. Kaya sabi mo kanina, tinanong ko sa iyo kanina, parang hindi ba nakikengko yan yung iba? Oo. Siguro may iba, mga ano, mga kids-kids lang yan. Pero oo, alam nila yung mga totoong skater. Para sa akin na nag-enjoy siya eh. Mismo. Parang nagiging creative siya. It's all about happy fun. Oh, yun na naman. Skateboarding I think talaga yun. Talaga yun. Yun ang ano. Tas, kaya natutuwa ako sa community na to. Tsaka para sa lahat ng skateboarding. Mm-hmm. Walang, alam mo yun, kahit sino ka pa, di ba? Mm-hmm. Yun nga eh. Yun nga, may nakilala akong skater, si Kevin Almasan, kung kilala mo yun. Yeah, si Hapman, tawagan namin. Tinulungan namin yun. Tapos, alam mo yun, parang nakita lang namin siya sa somewhere sa compi na ganyan. Tapos sabi ko, nakita mo na siya, nag-skate na siya? Oo, ano pa siya noon, skate rats lang, na parang pa-practice lang, parang napadaan. Tapos, hindi ko alam na ganun talaga lang yung ano niya. Tapos, parang nakakagulat lang, nakaka-inspire, na alam mo yun, na ganun yung kalagayan mo. Tapos, ba lahat nabibigyan ng compi yun ah. Compi yun. Compi na yun. Tsaka yun nga, thank you kay manager kasi nabigyan ng chance na pagkakataon si Kevin na mapasama sa yan. Bands team yan, sa band. Siyempre. Yes ano sir, thank you. Moving forward na tayo sa skateboarding spangka. Yep. Ito na yung music mo. Ito na yung music mo. Punk scene. Ang kwento sa akin ng Bad Wave to Bad Wave. Siya yung vocalist ng Bad Wave. Siya, ikaw ba yung founder nun? Or ikaw ba yung nagsabat? Ang punk scene is medyo hindi sobrang mainstream or sikat na bagay. Nakwento sa akin to ng dad ko before. Mm. Na parang yun nga, nabanggit mo kanina, ang punk daw, ang mga punks daw, yung mga buhok, parang sobrang wild din. Okay. Tapos, yun nga, nag-scavenger nga, na kumakain daw. Yun nga, kumakain ng tira-tira. Hitch, nag-hitch din. Yan ba talaga ang punk scene? What, can you explain to me? Kasi sa akin, ang punk, ano siya eh, ano mo yun? Lifestyle? Attitude ng isang tao. Okay. Sa pananaw ng tao na maging creative. In a way na gagawin mo yung mga bagay na, ano mo yun? Parang ganun din eh, nag-i-enjoy ka lang din okay, eh. Okay. Diba? Tsaka, alam mo, kasi ako, nung namulat ako dito sa eksena na to, yung mga tiga sa amin, sa mga bagumbong punks, yan, iba yung naano nila eh, na teach learning nila sa akin, about sa akin. Talagang, syempre, yung pakikisama, yan, kasi yung dami kong nakilala dun sa, tsaka yung mga, alam mo yun, mga DIY ethics, na ganito, ganyan, galing nila. Ang punk hindi lang music yan. Lifestyle hindi siya. Na, mismo. Kumbaga ano siya, binubuhay mo siya. Hindi lang siya tugtugan, hindi ganun. Tama mismo, ba? Hindi din. Nasa ano rin talaga yan. Nasa ugali at mindset ng mga tao yan. Na alam mo yun, na maging malawa ka lang. Hilig mo talaga to since dating-dati pa. Kasi nga, kunento mo sa akin yung music na pinapakinggan mo dati. Tama ba? Mm-hmm. Especially nung sa skateboarding part mo na puro punks yung mga pinapakinggan mo. Ayun, doon ko naman din narinig yung mga punks music sa skateboarding. Doon nagsimula actually sa skateboarding kasi connect-connecta na yan eh sa ngayon na yan eh. Nung narinig ko yung Minor Threat doon sa Zero, nadig ko siya. So, alam iba yung ano eh, iba yung ano niya, yung palo niya sa akin. Sabi ko, gusto ko nito. Gusto ko niyan. Doon mo mamasabi na fell in love ko sa music. Yun. Na mahal ko tong music, nagandahan ako nito. Yun, doon. Okay. Tapos nag-decide ka na para magbabanda rin ako? Paano ba? Pag sa banda naman. Hindi ko naman din inisip na magkabanda. Ganyan. Parang, paano ba pumasok yung pagbabanda? Kasi dati, nung bata ako, gusto kong matuto, trotot talaga. Trotot? Oh, iba yun. Ska punk. Ska. Okay. Ska punk. Okay. Yun ang gusto ko. Para kasi pag naaarinig ako noon, jolly siya, ang sarap niya sa tenga. Pwede sayawan, dali sayawan. Oh, yun, 'di ba? Ay, Iris Sandy ka pa, mismo. Na naririnig mo rin. Iska, parang yun nga, pero hindi ako natuto noon. Mm-hmm. Tsaka hindi ko man inaral, pero magastos din 'yan. Oo, iba rin 'yun. Tsaka aralin mo talaga. So, 'yun yung gusto ko. Mm-hmm. Tapos parang may nagka-gig one time, tapos parang paano ba 'yun? Yung mic, parang freestyle lang, intro ng banda. Mm-mm. Tapos hinawakan ko lang yung mic.
Hinawahan mo lang. Hindi, lasing na ako eh. Tapos parang umepal-epal lang ako. Tapos hinight ko lang yung crowd. Naalala mo ko ng banda to? Iniisip ko nga eh. Anong lugar na lang? Yun niya, iniisip ko. Okay, B-side ba? B-side? Laki ng B-side ah. Kumaga, B-side oh. Parang nagsalita-salita ako doon. Tapos hinype ko yung crowd. Tapos pagpasok ng banda, mas ano na, parang ano, yung puwersa ba? Uh-oh. Parang kinuha mo silang lahat. Kinuha muna silang lahat hanggang sa pak, biglang boom. Tapos sabi ko, ang saya nun ah. Lahat-lahat, ano eh. Naramdaman mo yung mic, naramdaman mo yung stage, naramdaman sabi mo sabi ko, ang sarap ng pakiramdam nun ah. Paano kaya kung magbabanda ka? Paano kaya kung ganito, ganyan-ganyan ka, di ba? Ito na yung Bad Wave, kumbaga project band mo na to. Tapos, okay. Ano na yung, kamusta na siya ngayon? So far, so good siya. Alam mo yun, na dito, na talagang aggressive lahat eh. Na, wow, lahat. Wow, mga animal, talagang iba yung... Iba sila trumbaho. Talagang naramdaman mo ba yung passion mo na na-share ng mga to? Sobra. Bad Wave na parang, damn. Sumasabay. Oo, yun. Sumasabay. Importante yun, ha? Importante yun. Ganyan. Sumasabay. Tsaka, alam mo yun, yung gigil ko. Ganun din sila gumigil eh. Oo, din talaga sila eh. Mga cage bracket ba to? Oo, almost. Okay. So, maka-skate ko din sa dyan sa Valenzuela. Tsaka Caloocan. May nakalabas na ba kayo ng music? Actually, kakalabas lang ng ano namin, ng release new single namin sa Spotify. Okay, itong single na to, anong title na to? Concrete Surfer. Nalabas na? Oo. Ito, man, stream that shit. Lagay natin yan dito. Concrete Surfer. Ganda rin. Pang. Yun yung una namin na... Shoutout pala kay Jonas. Thank you, Bes, sa asikaso dyan sa Spotify natin. Si Jonas, Yahoo! Si Jonas yan. Ano okay, siya? Yung vocalist na No Way Out. Okay. Banda rin, hardcore band. Beatdown band dyan sa Cavite. Shout out, No Way Out. Ito na. Moving forward, man, ah, may mga projects ba kayo na ilalabas? Ay, ito, isang single pa lang ba ito? Kumbaga, isa pa lang nalalabas. Pero meron na kaming demo last year. Okay. Kapaglabas na kami ng 6-track demo. Demo tape. Demo, ibig sabihin, hindi pa namin mix, di ba? Hindi pa. Raw lang. Nirecord, tapos na. Ha? Ganun yung demo, di ba? Oo, demo. Nalabas na namin last year. Yan. Tinulungan kami ng Creative Void kasi yung utol ng kabanda ko lang yung nag-mix nun. Parang siya lang yung nag-ayos. DIY lang. Tapos itong parating hindi yung una. Sa Steel Ill Records, shoutout RJ, kay Danji, kay Mike, thank you. Yan. Sila yung naglabas ng tape nun kasi tape. And then nung pangalawa etong parating maglalabas kami na ngayon ng EP. Okay, EP. EP na 7-inch. 7-inch? 7-inch yan? Iba yun. 7-inch vinyl. Okay. Na vinyl, plaka. So, plaka. Malaki, bilog. Man, that's crazy. Old shit. Pero, iba to. Ano to? Badge. Badge to sa amin. Matic. Sa banda. Lalo na pag nakapaglabas kayo ng project talaga na pinaghirapan nyo, mismo, ginastosan nyo. Malay mo, mapush forward to, especially yung music na yung... Punk kasi, men, nakikita, hindi siya sobrang sikat-sikat talaga ngayon sa mainstream eh. Ngayon, puro hip-hop pa rin eh. Puro hip-hop pa rin. May nakikita ako lately, mga emo bumabalik. Yung mga nakikita ko. Iba rin, di ba? Iba rin. Medyo, hindi, correlated din siya sa punk eh, kasi banda eh. Kumbaga, may music din na ganito yung tunog na medyo kahawig dito. Tama ba? Tama. Kaya, magandang push din yan for every, especially sa punk scene nyo, sa banda nyo, na may push din yan para pumasok ulit sa bigger stage. Yan mismo. Tsaka ayun, yun na nga yung release namin na yung EP. Nakakatuwa kasi matikin. Alam mo yun, para sa akin parang yung pangarap ko as a band ginawa din ng mga banda ko sa Bad Wave. Kaya maraming salamat, Desyo. Shout out Bad Wave, man. Desyo. Abangan niyo yan. Kay Kuya Meme, yan, kay Jesse Boy, kay Jerome. Thank you. Boys, thank you. Salamat sa tsupa. Medyo patapos na tayo. Ito na to, man. Magbigay ka ng 5 album na influence ka. Kahit ano? Kahit ano, kahit hip-hop, metal, okay. Ano. As in, sa tingin mo, pinaka nag-influensya sa'yo as ikaw ngayon. Okay, ano? Ano ba? Sige, unahin ko yung Rancid. And Out Come the Wolves. Ano yun, yung anong pangalan ng band? Rancid. Rancid, tas yung pangalan ng album. And Out
Come the Wolves. Okay. Ano siya, punk rock. Influence ko yan. Kasi, alam mo yan, nung nag-skate ako nung mga bagumbong days, yan yung lagi yung nakasalpak sa tinga ko. Basta pag naririnig ko siya. Hot skate. Hot skate, tsaka sobrang influential ng ano ng band na yan. Goat yan, goat. Ano pa isa? Pangalawa yun, Minor Threat, syempre. Minor Threat is international din. Oo, US din to. Okay. Ano album? Yung anong album ba to? Yung marami, hindi ko alam yung kasi, title nun. Mahaba lang yung mga kanta nila nun. Marami silang kanta dun sa album. Ano mukha ng album cover? Ay, yung may goat. May goat, okay. Yun. Ano pa? Yung pangatlo, siguro, dami kasi. Siguro yung madalas ko lang pakinggan. Hindi eh. Ano ba? Question na yun. Nahihirapan. Ay, local ba? Pwede. Kahit ano. As in album, basta album na lang. Naiisip ko eh. Siguro yung pangatlo, ano, naalala ko kasi yung mga kabataan ko eh. Pag narinig ko. Yung Stick and Stone ng ano, ng Newfound Glory. Ah, yun pa pwede. Pop-punk. Na yun, para dati, narinig ko dun parang punk rock eh. Yan. Naalala ko lang yung mga ka-skate ko dati sa lugar namin. Kasi tape pa yun eh. Iba rin yung pop punk eh, no? Ako nahilig. Mga blink. Oh, yun. Pinag-iisipan ko akong blink, yung album ng blink na ano, na take your jacket, ano, pants and jacket, o ano eh. Yung may nurse. Kalimutan ko yung... Ano yun? Ano may? Inima State ba yun? Oh, Inima State of... Pero yung isa yung ano, Newfound Glory na lang. Pangapat, ano ba? Yung madalas na sa playlist ko yung ano, yung kay Kendrick Lamar, yung Dame na album. Adam na album. Bago-bago yun ah. Bago, 2017 eh. Yun. Tapos yung huli, ilan na ba? Apat na ba? Lima? Last. Shit. Muta ko na yun. May Minor Threat. Ayun, Catch 22. Kiss by Nights. Ska punk naman yun. Kasi pag narinig yun, nagiging masaya ako. Yan, malungkot ako. Maganda yan kasi nakikita ng mga tao kung saan ka nang galing. Kung baga yung music taste mo. Connect. Album kasi. Pwede pa yung magdagdag sa. Go, yung Hatebreed. Hardcore naman yun. Sit, anong Perseverance album? Na album. Influential yan. Sobra yan. Iba yan. Ito naman, Spunk. Limang artist na gusto makatrabaho. Artist? Local na lang siguro para at least may ano. Sa Bad Wave? Lahat. Ikaw. Kung ikaw mismo. Kung... Kasi may gusto kong mangyari. Gusto mangyari. Pinaplano. Gusto ko yung Bad Wave tapos GSM. Okay. Bad Wave. GSM. Isa. Yun. Para siyang yung bagsakan ng ano, trash talk. Sina Tyler. Haji. Kayo rin, syempre. Kartelem. Bad Wave, Kartelem. Diba? Sayang yun. Sabugan ng dance floor yun, no? Okay, lalo na kung bands go skateboarding. Tapos, yung naisip ko naman na isa, gusto ko yung dub reggae. Malabad Brains. Malabad Brains. Yung mga tropa natin dyan sa, ano, sa, ta dito, sa Caloocan Dub Collective yan. North, South. Mga North. Ay, mga South yan. Tapos, sino pa ba? Local? Ilan na ba yun? Tatlo. Dalawa pa. Hirap mga tanungan, boy. Banda ka bang... Banda? Wait, nag-isip lang ako. Yung ano, yung... Gusto kong project na matuloy. Yung ano, yung three-way split namin. Ng stable. Repetition yan. Banda yan, mga banda. Banda rin yun, mga hardcore punk yun. Okay. Parang, masaya yun. Pag matuloy yun. Bali yung dalawa na yun. Yun na yung dalawa na gusto mong makasama. Okay na yun. Okay. Again, maraming salamat, Spunk. Natuwa ako sa kwento natin, especially yung mga tao na nakakulong pa rin sa sobriety nila, sa addiction nila. I think sobrang laking bagay. Kahit sa akin, may natutunan ako dun. And salamat sa pagbigay ng oras dito sa Dial 7. Sobrang solid. Alam ko madaming kwento pa ito si Spunk. Oh. Kumbaga, inipit lang naman yan within these hours. Pero... sobrang solid na ano man, if you fucks with the artist, i-follow nyo yung ano niya, i-pop natin lahat dito yung mga socials niya, yung YouTube niya, subscribe to that shit. Kung mahilig kayo sa mga banda na live, Slam Cam, matik yan, man. Yan, Slam Cam. Search nyo lang yan. Oo.
Pop-up naman natin lahat yan dito. And maraming salamat to everyone na umabot hanggang dito. Subscribe tayo. I-book nyo yung Bad Wave, man. Book that shit. Support the, no, support the community to let it grow. And again, this is Dial 7, Dial Nevin, for the artist by the artist. Peace. Yes, sir.